The history for Philippine basketball continues here at the sophisticated culinary capital of the Philippines, the central side of the archipelago, then the province of Pampanga. And this is the finals best of three series, game number two of your 2024 Delta Cup Intermunicipalities and Cities Basketball Tournament. A pallet, I loves it back, is pushed against the wall. And Level Up Lubao was the better team in game number one as they registered a wholehearted 71-65 win. Coming to you live inside the Berenzigao Convention Center in the Christmas capital of the Philippines, San Fernando City, Pampanga para dito. As we can see here, friends De La Cruz and the rest of the Level Up Lubao. The numbers he provided for three consecutive games is spectacular and looking to take home the championship tonight. Not to mention that his explosiveness and athleticism is a disaster to defend. He will match up against Isaac Dunting and the rest of the palette. I love it. His defense, his impact, his competitive spirit all throughout has made his team a palette. I love it this far, you know? But can his ability to shoot all around the floor make wonders for today's ballgame? Fortis into a deciding game three. Two tough teams who will remain the toughest. Our game at hand, Level Up Lubao contra a palit. I love it para dito sa ating game number two. Maya Pagat Panapun, mga kabalen, Penelope Wilhelmina alongside with the two best wise men. Of course, Coach Pancho Alfonso and our President and CEO of Sinag Liga Asia, Boss Ray Alaw. Mga coaches, magandang hapon po. Good afternoon sa iyo ulit, Penelope. And of course, a special good afternoon sa ating president ng Sinag Liga Asia, Coach Boss Ray Alaw. Yun, siyempre, good afternoon sa inyong lahat, mga taga-Pampanga, lalong-lalo sa mga nanonood ng live sa buong Pilipinas, saka sa ibang bansa. Siyempre, kasama ko magandang si Penelope at si Coach Padro na sobrang tibay. Thank you at binigyan ako ng pagkakataon na mag-guest dito ngayon. And of course, later on, makakasama natin dito on the sidelines, Francine Capilli reporting for Apalit, I Love It, and MJ Raimundo para sa panig ng Level Up Lubao. But before anything else, pwede nyo pong tutukan itong ating Delta Cup 2024 on our different social media platforms. First, of course, on our Facebook at Pampanga PIO, on our YouTube channel at Pampanga underscore PIO, and to the YouTube channel of the official broadcast partner of Delta Cup 2024 at Sinag Liga TV. And also, we are live telecast on the CLTV 36, a partner of Governor Dennis Delta Pineda on bringing the hottest sports media here at Pampanga. Of course, Coach Pancho and Boss Ray, tignan natin dito ang ating magiging game story. Dahil nga dito, ito na, ang ating game number two, no? Coach Pancho, end or extend? Yes, ato, maganda yung game story natin because ironically speaking, Pen and Boss Ray, yung game story natin is end or extend. A palit, I love it. Actually, wants to level up the series, di ba? While ito namang Level Up Lubao loves to end this series and became the champions of this 2020 Delta Cup. And of course, after that, tignan natin dito, itong ating itong statistics ng parehong kubunan nung huling duel nila on the game number one last week. Dahil nga, nanalo dito level up Lubao na 61-55. Yes, kung may kita nyo, siyempre, yung Lubao, ayon sa 3-point speed nila, mas mataas, 8, yung apalit 3. Turnover naman, mas mababa pa rin yung Lubao, 17, 20 sa apalit. Point from turnover, grabe ha, itama naman, 13 sa Lubao, 9 lang sa apalit. Sa rebound naman, bumawi yung apalit, 58 rebound sa Lubao, 43 sa assist. Ganun din, bumawi pa rin yung apalit, 19 assist, 10 sa kabila. Kaya ang maganda nito, malalaman natin ngayon yung bakbakan kasi sa dami ng tao na to, siyempre yung pressure nandyan. Kaya malalaman natin kung mag-1-1 ba o iuwi na ng Lubao ang championship. And you know, the big question is, of course, mga boss and of course, Coach Pancho, is kung magiging mananaig nga ba yung competitive spirit na itong Apalit, I Love It, o mauuwi na ba na itong Level Up Lubao, itong panalo ngayong gabi. Dahil in the era, out of the era of Coach Alan Trinidad, 7 championship for Lubao, Pampanga dito, in the era of Coach Alan Trinidad, this will be the first time na magcha-champion sila, even any case, na wala, na hindi sila hawak ni Coach Alan Trinidad. But of course, huwag natin itong patagalin pa. Coming up is the battle between Level Up Lubao contra Apalit, I Love It. And now I'm turning it over to our arena announcer, Ram Valid, para dito sa ating Delta Cup starters of the game. Maya Pagat Panapun kay Kayungan Kabalen, Delta Cup fans! Today, we will witness another epic battle for the 2023 Governor Delta Cup Intermunicipalities and this is Basketball Tournament.
Ladies and gentlemen, we present to you the protagonist first for your Level Up Blue Ball. And now, your Apollita Lover! At this point, ladies and gentlemen, let's have a message from the Honorable Mayor of Lubao, Mayor Esme Pineda. And now, ladies and gentlemen, let's have a message from the Honorable Mayor of Apalit, Mayor June Tetangko. Opo, may pagkat panapon po. First of all po, pasalamat tamo kang Governor Dennis Delta Pineda. Kembinye ng pagkakataon para lunwala galing rin nga na karinin. Eh. Tandaan nyo po, ing Lubao ang po yung apalit, may kapatadla po rin, may kaluguran la rin. Eh. Kaya rin na po ning basketball ay ni, nanuya man yung maging resulta. Tandaan nyo, ing Lubao ang po yung apalit, may kalugudla pa mo rin. Eh. Ngayon po, pasalamat na ako man po karing Apaliteños. Karing binye yung suporta, lugod, ang pampamisan metong na ning kikatamong balen. Dakala-dakala salamat. Kanita mo! Kanita mo, sinambutana. Ne? So, ulitan ko po, inipong ligang ini, apal to talaga ring reng anak na nin Lubao, anak na nin Apalit, maragul na yung bagay ta. Datang yung panahon, Albentalan para pareho kay National Rene nga na ka rin. So,
Pasibay po. Dakala-dakala salamat. Enjoy tayong laban. Dakal pong salamat, Mayor Esme Pineda, Mayor June Tetanco. And now, players and coaches, let's have the traditional handshake. Good afternoon once again, Taltica fans. We're coming to you live inside the Brand Sigiao Convention Center, San Fernando City, Pampanga. We will witness another epic battle today. Welcome to the Game 2 of the Pampanga Intermunicipalities and City's Basketball Tournament, Delta Cup 2023. Presented to you by Governor Dennis Delta Pineda and powered by coverage partner Sinag Liga Asha. We're also live at Pampanga Public Information Office, FB page, and YouTube channel. And now, ladies and gentlemen, let's meet the protagonists first for your Level Up Blue Ball. Starting at forward from Santa Cruz, Memeng Pangan. Also at forward from Santo Tomas, number 8, Rance de la Cruz. Shooting guard number 22 from Concepcion, Mark Manalon. And center number 24, Alan Tannen. And at guard number 17 from Santa Cruz, CJ Delvino. Head coach for Level Up Lubao is James Allen de la Vega. Assistant coaches Bert Pinuya, Vin Suga, Marty Ocampo, and Dong Regala. Your Level Up Blue Ball. And now let's meet the starters for your Apalita 11. Starting at guard number 8 from Paligi, Edmar Deason. Also at guard from Sampaloc, number 3, Yuri Masipa. At center number 28 from Sukat, Caleb Makapagal. Point guard number 23 from Balucok, Lentel Garcia. And forward number 12 from San Vicente, Isaac Dante. Head coach for Apalit, I love it, is Salvi Vecina. Assistant coaches Edgar Pigol, Per Gardiner, Romer Pereira, and Romel Otsenko. Your Apalita 11. Game officials charge in action. Anthony Roque, Michael Galatera,
and John Bonayant. This is the Delta Cup. The starters for Level Up Lubao, Mark Manalang, CJ Delfino, Alan Danan, Manuel Pangan, and Franz De La Cruz. At para sa panig ng Apalit, Alavid, Edmar Dizon, Yuri Masibak, Khaled Makapagal, Kent Montalvo, and the King Tiger himself, Isaac Denting. Penelope Wilhelmina alongside with Boss Ray Alao, Coach Patch Alfonso, and MJ Raymundo and Francine Capilli on the sidelines para dito sa ating best of three series. Game number two of our finals for our first ever Delta Cup 2024. First possession belongs to Level Up Lubao. Yes, Pen and Boss Ray. Same starting five dito para sa Level Up Lubao, para kay Coach James Allen de la Peña. Well, para naman sa Apalit I Love It ni Coach Saldi Messina. A different starting five, si Edmar Dizon and Khaled Makabaral was inserted to start the five for Apalit I Love It, Boss Ray. Yes, grabe, nakaka-excite. Isipin mo, nandito yung Danting, tapos sa kabila naman yung Delpino. Magandang bakbakan to. Wow, grabe. And tingnan mo natin, di ba, Boss Ray and Pen, yung crowd natin dito. A massive crowd that we have here inside the Brent Sigao Convention Center. And not to mention that we have 11,000 viewers on our Facebook page and we are live telecast on the CLTV 36. Wow, grabe. Congratulations, Governor Pineda. Yes. Very successful. Floater from Kent Montalvo. You know, Kent Montalvo has been the hero ever since. Yes. And Isaac Denting for Apalit, I love it. That's right, Pen. And Boss Ray, ito si Kent Montalvo asserting his presence early on in this, at the start of this first quarter. Rebound for Makapagal. Almost too strong. But Dizon was able to keep it. Denting from way beyond the arc. A loose shot. And beyond the arc coming from Isaac Denting. Boss Ray and Coach Pancho. Yes. Grabe, hindi na natin marinig. Di ba? Oo nga, Boss Ray. Look at this Tasmanian devil himself. Tumawi dito, CJ Delfino. After a fast start dito, 5-0 by Apalit I Love It. A quick retaliation by who else? The Tasmanian devil, Charles Delfino. Kung titignan mo si Delfino, relax ngayon compared nung unang game. Kasi siguro, na-realize niya na kailangan yung power niya, yes, dali niya sa game. I agree, diba? Boss Ray, kasi yun ang tendency ni CJ Delfino. Medyo nawawala minsan sa focus at kailangan relax siya dahil turnover prone tong player na to kapag medyo nagigigil. Pangan for three. Denting with the rebound. Kung pinapansinin mo kasi si Delfino, pagka relax siya, mas matutulungan niya yung team niya. Exactly. Para ginagawa ni Denting ngayon, 100%, may kita mo yung itsura niya ngayon na itong game na to para sa Apalit. Magano'n yung itsura niya. Pero sa kabila naman si Delfino, nag-iba yung style niya ngayon. Mas relax siya, mas confident. Tingnan natin kung ano mangyayari, lalo na pagdating niya fourth quarter. Exactly, Boss Ray. Kapag mas relax sila, mas magiging effective sila, Penelope. Going back here, there was a foul against Yuri Masibak. Pushing foul against Masibak when he was guarding Franz De La Cruz. Grabe, no? Hindi natin marinig yung ultimo pito ng referee natin dito because yung crowd natin, bakit hindi? Kasi ito na yung game two. One team will try to end this game and win the championship while the other team will try to extend the series and force a deciding game tomorrow. Akala ko nga, counted. Paul na pala yun. Buti na lang na din si Pinolabi. Patpatalo yung mata sa atin. Kumita na. Grabe. Kaya ano ba sabi mo, Coach Pancho? Sa dami ng crowd dito sa Delta Cup natin ngayon. Grabe, Boss Ray. Ako hindi na ako nagugulat. Every time may mga ganitong klaseng ball game dito sa Pampanga. Lalo-lalo na ngayon, eh, puro Pampanga team. So, inter-municipalities, inter-cities. Wala na tayo dapat expect. But we did not expect that fake, yes, coming from Isaac Denting. Nakakuha pa siya ng foul after that one. Yes, grabe. Yung sinasabi ni Boss Ray kanina, relax si Isaac Denting. Ang ganda ng start niya ngayon, Boss. Yes, kita-kita talaga yung itsura niya ngayon. Ibang-iba. Kumbaga sa ano, gusto ko magkaroon ng game 3. Ganun ang dating ni Denting ngayon. Yes. You know, his impact to the team, his competitive spirit has brought this Apalit I Love It papunta dito sa finals. Talagang timely comeback sa semifinals for Isaac Denting, Boss Ray and Coach Pancho. That's right. Pero ito namang Level Up Lubao, especially itong CJ Delfino, hindi pa payag yan. Of course, gusto na nilang tapusin ngayon yan at ayaw nilang ibigay yung momentum pa sa Apalit I Love It. Correct. Dahil si Delfino, siyempre, veterano na yan. Oh. Kahit na sabihin mong bata pa yan, yung mga experience niya sa basketball, iba na. Yes.
At grabe yung experiences niya, Boss Rey. In fact, kasama siya doon sa isang sa championship na isa, sa isang national finals na nilahukan ng Pampanga kung saan doon sila nag-champion sa Cebu Ginanap yun. Wow, grabe. Alam mo ba? Tayo, nandun din tayo noon, Coach Pato. Yeah. Ganito-ganito ang crowd doon. Oh. Di ba? Tsaka parang mga sabong na doon. Let's take a look at that one. You know, speaking of sabong, Boss Rey, oh. Alam mo na kanya, nagsabong eh, no, Pen? Yes, Coach. And of course, not to mention 16,000 viewers on our Facebook page. And counting. And counting. Yes. You know, every Kabalan watching on our different social media platforms, on Facebook and our YouTube. Happy watching on your house as much as we want to accommodate everyone here. No actually, space na inside the brand. Actually, Pinolipi, ha, hindi lang mga taga-Pampanga nanonood. Oh. Ang dahil mga taga-USA na nanonood. Yes. Yes, but Jose, we'd like to congratulate you as mga laro nyo doon when together with Commissioner Rodney Santos. And welcome back, ha? Galing pa po ng United States, itong si Boss Rey. Yes, ang bango-bango ni Boss Rey ngayon. Kung makakatabi nyo lang, amoy USA. Alam ka, fresh na fresh from the US Tour. Import. Denting! Short! Rebound by Denting once again! Grabe yung aggressiveness ng kapalit. I love it, ha. Kitang-kita mo sa kanila yung kanyang body language. Talagang gusto nilang manalo. But too aggressive that time. That's why they committed that dribble violation. But look at that fancy pass coming from Isaac Denting, ha. That was dangerous. Yes, kung makapansin mo, hindi niya talaga pinagpwersa. Linabas niya, pinasa niya sa teammate niya, kaso natawagan ng Kwanin. Yes. Oo, bo, tama ka doon, Boss Rey. And yun yung isa sa mga adjustment na ginawa nila, of course. Look at that. Almost going to 17,000. Kaka-umpisa pa lang natin. 6 minutes and 21 seconds still remaining in our first period. Oh! Nice defense coming from Level Up Labao. Yes. As a foul against Edmar Dizon. This is where CJ Delfino is so dangerous, especially sa defense. Kapag nakuha niya yung momentum at yung bueno, wala na. Nobody can stop CJ Delfino. Ang gandang experience ito para kay Delfino. Kasi siyempre, yung dami ng crowd. Yes. Diba, pagpasok niya sa NCAA, alam mo yun? Exactly. Ang you ganda nga yan, momentum booster yan. Yes. We were like in the professional league setup right now. The full capacity, tapos three-man panel pa, two on the sidelines. Oh, as Denting was so professional on that layup. Boss Rey, as Denting, what a start. A superb start for this guy. Kala ko pinolipi sa kalpaki. Di ba? Gigil na gigil. Mamaya, Boss Rey, antayin mo. Look at that. At Denting, wala pang duelo. He's just so basic and professional on that easy layup. That's why it alarms Coach Alan De La Peña na patawag sa dito ng timeout with 9-3. Tagisan ng lakas. Labanan ng bilis. Gamitan ng estratehiya. Kilalanin ang mga pambato ng siyudad ng Pampanga Delta Cup 2024 Intermunicipality and City Tournament. Hatid sa inyo ng Sinag Liga Asia. Sinag Liga Asia. Mekos na yan. Isaac Denting, 16 points, 10 rebounds, and 5 assists in the finals game. On a double-double performance, Coach Rey and Boss Rey. Wow, look at that, Boss Rey. A double-double numbers in a losing cost. You know, they almost got that game. But ito, kaya ang ganda ng simula ngayon. They adjusted, kaya nagkaroon sila ng mga onting adjustment dito coming into this game too. But now let's turn it over to our courtside reporter, Francine Capilli, para sa update niya dito sa Apalit, I Love It. Francine, go ahead. They say that pressure turns gold into diamonds. And Isaac Denting is no stranger to pressure. From Manila to Pampanga, his name echoes with every big point he makes. But glory doesn't always come in celebration. Expectations are high para sa isang Isaac Denting. Ang sabi niya nga, he can't please everyone, but he knows his weaknesses. And because of that, with every game is a chance for improvement. Kaya naman, despite the pressure and criticism, he still is hungry for more. Kaya naman, Lubao better keep their eyes on the Growling Tiger because he will be out for blood. Now, back to you. Thank you so much on that update, Francine. Isaac Denting traveled all the way from the España, Manila, all the way here at the San Fernando, Pampanga, just to give a palit, I love it. Their win, huh? Questionable. Grabe tong si Isaac Denting, a man on a mission. You can see it in his eyes talaga. Every time he touches the ball, no, siya parati yung first option. Why not? Siya yung mainit. But that time, that shot was challenged. Pero kanila pa rin ang bola, Boss Rey. Yes, correct. Kinali siya ni Delfino. Siyempre, alam ni Delfino na mainit na mainit kung si Denting dahil sa tsura niya nga. Tapos naway na gumalaw siya. Yun, natawagan tayo ng ano, shot clock. Bounce pass! A very strong bounce pass coming from Denting. But
para dito sa palit. I love it. And as we take a look at Coach Zaldi Messina. Yes, Coach Zaldi Messina of palit. I love it. Bosser and Coach Pancho, galing yan si Coach Zaldi Messina kay Coach Aizel Santos. A player. Player daw sa atin ni Coach Aizel Santos, si Coach Zaldi Messina. Oh, and speaking of Coach Aizel Santos, batiin na natin. Happy birthday kay Coach Aizel Santos. Happy birthday, Coach Aizel. Baka naman. We would like to thank the City Heights Hotel for accommodating us. Dahil every time now, we're spending our time here at Pampanga, no, talagang hospitable. Talaga itong si Coach Aizel. No, pinapagamit niya itong City Heights Hotel located here in San Fernando, Pampanga. Just 1.5 kilometers away from Brandigao. Yes, and ito, pinasok na ni Coach Alin de la Peña si Vincent Singe dito. Fresh from the bench. Oh, Silvestre, a much-needed comeback after the rejection from Yuri Masiba. And speaking of bench, fresh from the bench, Christian Silvestre with that offensive output dito para sa Apalit. I love it. Grabe, quick 2 points na ganang binigay niya para sa palit. Oh, sabit. Paul talaga, he dating doon. And he quickly acknowledged itong si Isaac Danting. Ito na, simula na ng bala sa ng player dito, Pen and Boss Ray. Lendl Garcia checks in for Isaac Danting. Boss Ray and Coach Pancho, Isaac Danting. Lendl Garcia, the newly recruited player for Luwidwan sa Pampangan. Nireveal na ni Coach Jonathan Benedict Malone. Wow. Ano masahe mo doon, Coach Pancho? Nakikita natin siya on the board, 23 under ng ating Sinag Liga as a tournament. Wow. Grabe ako, di na ako magugulat. Talagang yung ganyang talent, talagang ka-recruit yan. Talagang kahit sinong team, gustong kunin yung ganyang klaseng talent. And Coach Jonathan Benedict Malone of Luwidwan sa Pampangan, sasali yan at lalaro yan sa ating junior showcase. You know, Coach Pancho and Boss Ray, alam ko napapanood nito. But I compare this guy, Lendl Garcia, playing point guard, to one of the best point guards of the Philippine basketball, Alex Cabagnot. Wow. You know, of course, everyone knows Alex Cabagnot. Dayan. Under Mr. Silvestre. Grabe yung battle for the rebound yun. Hindi lang na-convert. Grabe yung banggaan na yun. Oo. Oh. Kung makapansin mo, yung apalit, ready to defense agad eh. Sablay tayo, baba tayo. Yes. Diba, Coach Pancho? So, kitang-kita mo na yung talagang adjustment na ginawa nila after that game one loss, Boss Ray and Pen. At foul on Josh Perez against Franz De La Cruz. Franz De La Cruz has been the barometer for Level Up Lubao. His three-point shot is not timely. It's not luck. It's his talent talaga, Coach Pancho and Boss Ray. That's right. So one of the key factors dito for Level Up Lubao is their three-point shooting because isa yon sa nagpanalo sa kanila ng game one. They need to get their rhythm. They need to knock down those shots. But kasi ang ginagawa ng Apalit, I love it. Talagang kinukontain nila yung mga shooters. Talagang naghanda talaga sila. And Magizang, right on the offense! La Cruz! Boss Ray, ang nakatipid to, si CJ Delfino pa. Grabe yung Delfino naman na yun. It alarms Coach Zaldi Messina na patawag siya dito ng timeout. Dalawa na lang ang kalamangan niya. With 3 minutes and 30 seconds remaining, but let's take a look at that. Franz De La Cruz, all the way. Ooh. At the end of the court, back dito sa susunod. 3 minutes and 30 seconds remaining. Time around the floor, 11 to 9. Inside the Brandigao Convention Center in the city of San Fernando, Pampanga. Parang kahit malaglag ang langgam, wala nang pupwestuhan dito. Alam mo ba, Coach Pancho, parating ako dito? Grabe, wala na ako mapansinan. Buti na lang, ginaid ako ng mga kaibigan natin, police, galing kay Sempre, yes. Kay Governor Pineda. Tapos, hindi ako makapasok sa dami ng tao sa labas. Hindi na rin kami makalabas kanina. And talagang sobrang dami talaga. Why not? Finals to ng Delta Cup. Look at that! Good timeout, ha? Good timeout for Coach Zaldi Messina. Yes. Kumana doon yung timeout niya. Nakakadalawang putback na itong si Christian Silvestre dito. Talagang he's good in out-boxing, in out-positioning his defender. Yun lang.
Tirang din Pinoy ang airball. CJ Delfin, of course, a turnover on that shot. Pero look at that. Montalvo's drive. But Montalvo misses. Silvestre was there on the right side para sa putback. Yes, always at the right place at the right time. Itong si Christian Silvestre. Montalvo. Oh, look at the backward pressure. He's against Delfino. Silvestre was there. And the foul. Foul talaga. Foul talaga. Yeah. Against North Manila. Sobrang dikit ni CJ Delfino ron. Talagang grabe ang depensahan ng kapila. Walang gusto magbigay kahit na si Gusto lang. I agree, Boss Ray. That's why both teams are in the penalty kagad dito sa ating first quarter. Pen. Yes, Coach Pacho and Boss Ray. Silvestre knocks down the first free throw. Ang ganda ng gising na kapalit niya. Oo. Kung ano yung ganda ng simula ni Isaac Danting, yun yung ang ganda ng pasok nitong Christian Silvestre. Boss Ray, off the bench, ha? Kaya nga, eh, di ba? Bibiro mo, gaya nga ang sabi mo kayo na, dalawang sundagan kanya. Oo. And 2 point guards around the floor for Apalit. Lentel Garcia and Edmar Dizon. You know, those two guys, they're directly driving to the basket. Walang takot yan, even they're the smallest guys on the floor. Nakasabi lang ni Pitt, walang takot. Yun na, inatake na. Yes. Nakakita lang ng onting buwang, tinake advantage niya yung onting buwang na yun. That's why he got that end-one play. Look at this one more time. Mark Manalang against Lentel Garcia and Kent Montalvo. Parang binato lang ni Mark Manalang yun, Boss Ray and Coach Pancho. Grabe, no? A 7-point lead being enjoyed by the Apalit. I love it. But of course, itong level up Gubaw, Lubao, they wanted to level up their defense dito in able for them to, you know, at least take a comeback dito because they're still behind. Pero apat lang. Oh, I mean, dalawa na lang pala because he completed that 3-point play. Kung mapapansin mo, kita mo, yung penalty, ang bilis. Huh? Yes, dahil yan. Naka-steal kagad ang level up Lubao. But look at the hustle of level up Lubao na from stealing, from defending. Wala kang masabi sa hustle ng parehong kukunan ng designer. This is our game number 2, no? And this could be the chance of level up Lubao na mabalik sa kanilang championship title without Coach Alan Trinidad. Dahil Boss Ray, Coach Pancho, at Trivia, 7th title in the Intermunicipalities and Cities Basketball Tournament chair of Coach Alan Trinidad under level up Lubao. So, wow, grabe yung Coach Pancho. Iba yung Coach Alan Trinidad din, eh. Matindi din yun, eh. Boss Ray, eh, and Ben, eh. Kung may team code, PBA. Sa Delta Cup, may Alan Trinidad. Kaya matinding pressure din itong kinakaharap ng level up Lubao dito sa Delta Cup natin because syempre yung yun nga gusto nilang tapatan yung feet dito ni Coach Alan Trinidad. Isa yon sa motivation nila kaya gusto na nilang tapusin itong game na to but they're still behind because of the impressive play dito ng Apalit. I love it. Free throws for Kent Montalvo. He will be substituted by the Growling Tiger himself. Isaac Danting returning inside the hard court for the last 2 minutes and 7 seconds of our first quarter. Kala ko po sir, Coach Pancho, nasa second quarter na tayo dito. Kasi ang bilis ng laban eh. Fast pace eh, di ba? Grabe, talaga. Tama ka doon. Siyempre, shoutout natin si Combadge. Grabe yung mga pinadali ng official ngayon. Oo naman, siyempre. Yung mga gantong klaseng laro, siyempre, mga officials natin dyan. Matitinik yan. Matatalas ang mata. And then, siyempre, Combadge, congratulations. And siyempre, batikan na yan. 15-12. 3-point lead for Apalit. I love it. With 2 minutes remaining. And Pen, and Boss Ray, itong si Isaac Danting playing alongside at the same floor. Kasama na dito si Christian Silvestre. Binalik na siya. So si Coach Sal Dimicino ng Apalit. I love it. Parang minamanage itong si Isaac Danting. Parang ano hindi masunog sa endgame. Correct. Yun ang kagandahan kasi kailangan may lakas pa siya hanggang fourth quarter. Yes. Oh! Look at that! The 19-year-old Francis de la Cruz in-downcut niya doon si Isaac Danting. But Silvestre was here. Francis de la Cruz was chosen as the best player nung game 1. Silvestre misses off to the right. Francis de la Cruz once again. It's against J.D. Harlego. Parang hindi na ako makapagsenta sa lakas na nasa likod ko. Look at that rebound coming from Christian Silvestre. Usually, ang galing. Ang galing po Mestre. Eh, Christian Silvestre. Off to the left.
Grabe, no? Both teams no, talagang nagmamadali sila, no? Talagang fast-paced ball game. Pero isa na lang ang hinahabol ng Level Up Lubao. De Leon. De Leon against Garcia. Oh, medyo nag-hesitate. Kaya nakarecover yung defense ko. Sinke. Back to Sean Lorico. Oh, talaga yun. Hinahabol niya pa eh. Yes, oo. Oh, ang ganda ng defense niya eh. Lamang na dito ang Level Up Lubao, 16-15. A one-point lead for Level Up Lubao after that foul. And jumper coming from Sean Lorico. Actually, it's not counted. Kala ko, mag-half-time na tayo. Oh. First quarter pala palapin. Ibang klase. Ibang klase yung championship vibes dito ng 2023. Delta Cup Intermunicipalities and Cities. Saan pa wapo si mo sa UAAP sa NC? Isang grupo lang kami dalang drunk. Oh. Dito halos karamihan nila. Hey. Pati may mga talapag paroto. Oo, oh, eh. Narinig ko, napanood ko din ng game 1 eh. Meron pa nga daw may walis ting-ting eh. Alam mo, sabi ko doon, Ben. Sa side ng Level Up, yung sa pinakataas, minawagayway nila yan, boss. Wow. Justin Cruz, kinala siya sa mga malalayo niyang 3-point shot attempt. But luckily, hindi lang yun pumasok this time. Delfino, nice pass! Grabe yun! Nakita ba yung Conpancho? Grabe. It's cooking time. Yes. For CJ It's because of CJ Delfino. Look at that thing! Ito, he was double team, ba? Yun ang focus ng depensa ngayon kasi ang init na simula niya. Ito, triple team pa nga. Ganda! Hindi lang inaabot. Grabe yung depensa. Nakafocus yung depensa talaga ng Level Up Lubao sa isang isa ang dating. 16-15 as we end our first quarter of this ballgame. A one-point lead for Level Up Lubao. What a tremendous first quarter. So take a look at that bounce pass coming from Justin Cruz and that jumper, or floater rather, coming from Montalvo, and that CJ Delfino knocks that shot from the Rainbow Territory. So Tasmanian 7, look at that Isaac Danting with an easy layup. What a move coming from the King, Rolling Tiger himself, and this 19-year-old Francis De La Cruz. Outbounded, Justin Cruz and Isaac Danting just to make sure that 2-point shot count for Level Up Lubao. Dahil dyan, 16-15, a 1-point lead for Level Up Lubao as we enter our second quarter of this ballgame para sa ating best of 3 series, game number 2 of the finals. You run the O. You take the shot. You ready to rock. 19 under. More than his capabilities, this young Precious De La Cruz added responsibility on his shoulders. He is one of the trusted players of head coach James Allen De La Peña. Kaya today's game 2, hindi daw niya babalihin ang tiwala sa kanya ni coach. Expected daw nila na magiging mainit ang laban kaya their strategy is to stay calm under pressure. Hindi kami pwede manggigil sa loob ng court kasi possible na mawala kami sa focus. The silent disaster also added that they are seeking a chance to get a victory. Kaya they will prove to everyone that they are resolute. Puso na namin nilalaban to. Kahit anong mangyari, hindi magiging static yung mindset namin. We know what we are capable of, kaya hanggang dulo namin ibibigay yung best namin. Back to you, Boss Ray Penn and Coach Pancho. Thank you so much, MJ. Coach Pancho and Boss Ray, Francis De La Cruz, 23 points, 9 rebounds and 4 assists sa unang pagkaharap nila neto ng Apalit. I love it, nating game muna ng ating finals. One rebound away for having a double-double numbers dito pala kay Francis Cruz. But regardless, siya yung best player ng game 1 doon ng ating finals dito. But ito, gaya nung report kanina, na wala sa focus, yun yung nangyari sa Apalit. I love it nung first quarter. After nung magandang start nila, nawala sila sa focus. Kaya naka-recover itong Level Up Lubao. Kaya natapos yung first quarter, sila pa lamang. At dadagdag pa! Nasabi mo na, Coach Pancho, nagising na yung dragon! Nagising na si Delfino! Look at the pressure! Danting against Garcia, back to Danting! Eto, dito magaling ang Level Up Lubao eh. Yung kanilang pressure defense. Arlego!
from the right corner. That shot was challenged. Tingnan mo naman. But and then there was a push. And it's again the Ice Ampton King. Kita-kita eh. Talagang mas malaki sa kanya yon. So, yeah. Yun lang gagawin niya doon. Oo, oh, nauna siya sa pwesto roon. Boss Ray and Pen. 18-15, a three-point lead. Yun ang going back dito kay Francis de la Cruz. 19 years old, Coach Pancho and Boss Ray. But sasabihin mo ba ang raw talent yan? And you know, the 23 points he delivered. 4 out of 7 on the three-point shot. Wow, what a talent. What a prospect. Grabe, tignan mo naman kung magsili parang itong mga players na to. Nakita mo kung sino mo kayo pinipad. Not the tallest player on the floor. But no hesitation. Grabe. Ito, nag-send mga taga-US nanonood ngayon. Jerome Calzada, happy birthday. Nagpapabati rin siyempre. Jojo Calzada, Moisky, Jacinto, Jane de Jesus. Wow. Alam ko, marami pa yan. Sa dami ng mga nakaharap mo doon, Moisky, sa dami ng kaibigan nyo doon sa pinuntahan nyo. Yes. Alam ko, mamaya ang dami natin pasasalamatan dyan. Correct. Lalo-lalo na yung pamilya, Washington DC, ni Coach Eric at Ibong Quintana. Grabe sila, Edmond Quintana doon, saka si Coach Eric Quintana. Ang dami. Actually, ang daming Pilipino doon na tuwang-tuwa nung nagpunta ang SLA. Saka ang PBA legend doon. Ang request nga nila, SLA, lakas 40, yeah. US. Wow! Kaya, ready nyo na yung mga passport ko, saka visa nyo. Kasi na-ready ko yung English mo. Boss Ray, eto, babanggitin ko na live. Meron pa akong US visa. Sakto-sakto. Meron pa akong dalawang taon, pero tingnan mo to. Boss Ray and Pen, CJ Del Pino, pinipressure, pero in veterano. Ganyan ka-veterano itong CJ Del Pino. Sobra. Talagang iba na yung Del Pino. And of course, dahil nandyan ang kanyang pinaka-coach, Coach Governor Dennis Delta Pineda, talagang ipapakita ni CJ Del Pino ang produkto ng isang Del player ng Delta, di ba? Of course, Pampanga Delta. Ito si CJ Del Pino. And he was one of the mythical five for our Sinag Liga as a born 2001 inaugural season. Yes. So, grabe yung experience dito na binibigay ng isang CJ Del Pino. Although, hindi siya masyadong ganun nakaka-score, pero yung mere presence niya sa loob, he is the leader of this Level Up Lubao. And you know, Buster and Coach Pancho, pangako daw talaga yan ni CJ Del Pino kay Mayor Esme Pineda na ibabalik nila championship title to Lubao, Pampanga. Yes. Yan yeah, ang player, di ba? Talagang gagawin ko ang lahat para sa lugar natin. Yes. But ito namang apalit, I love it. Talaga, hindi naman din sila basta papayag na ganun-ganun lang. Siyempre, ang ganda nung simula nila rito sa ating tournament na to. At gusto nilang tapos sila maganda. Just like that! After being scoreless in the second quarter, it's now 18-17. Balik sa isa lang ang kalamangan ng Level Up Lubao after the jumper coming from the rising point guard of Pampanga, Lender Garcia. What a pass! Wow. Yun yung mga gusto ni CJ Del Pino. Yung maluwang yung driving lane, that's where he can create a lot of situation and a lot of damage. But just 4 months. Another jumper, back-to-back jumper. But CJ Del Pino was hurt on the other end. But there was a whistle. Hindi na magkarinigan dito. CJ Del Pino was hit on the head once again. But this time, it's on the ball action. Talaga nga, sabi Del Pino, palitan mo na ako. Sakit. Justin Cruz, back to Lendel Garcia. He hesitated on the three-point shot. Just one step forward. And another jumper. Yes. Good for Lendel Garcia. Ang ganda na nangyina natin dito between these two teams. Ha? Talagang exchanges of baskets. Pag naka-stop yung isa, mayroon ding stop yung isa. Pag naka-convert yung isa, may conversion din yung kabila. Mayroon pang umabot, taga New York, si Michael Hernani. Nanonood daw siya ngayon. Grabe! Talagang worldwide na. Happy watching to everyone, not only in the province of Pampanga, to all the mga nanonood from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo na, of Boss Ray. Eto ang malupit. Nanonood ngayon ang Managing Director, Boss Dito Jose of Jetour Auto Philippines. Grabe, nanonood. One of our sponsors for Sinag Liga, yes. Asa. Jetour Auto Philippines, thank you so yes. much. Thank you, Boss. Boss Dito Jose. Happy watching po, Boss Dito Jose. And kanina, Pen, binabanggit mo na, at Boss Ray, dami nanonood sa atin sa US.
of course, ang dami din kasing kapampangan na nasa US eh. Grabe talaga. Gob, Delta Pineda, thank you po sa opportunity. Senador, ang isa sa mga coaching staff ng Pampanga, of course, Coach Aizel Santos. Coach, sabi niya ka sa akin kagabi, manonood daw siya live. Wow. Nasabi ko, si Coach Pancho kasama ko. Yes, kaya binati na natin siya agad eh. Oo, happy birthday, Coach Aizel! Napakabait niyan. Oo, napakasipag pa. Kaya deserve niya itong mga kanyang birthday break, kung tawagin. Siyempre, may na-promote na Police Corporal Melvin Apable. Saludo kami sa iyo, sir. Congratulations po. Sideline inbound for Apable. Boss Ray and Coach Pancho. Ito ha, may full court press ang binibigay ng level up Lubao. Ed Cardizo to Lendl Garcia. Back to the stick for three. Medyo nang lamig ha, si Isaac Danting dito because... Ganda ng agaw! Grabe yun, Coach Pancho! Grabe, active. Basta pero naman steal! Another steal! Parang mga taga si Liza sa Snoop Bite na nanonood ngayon. Yun! Tingnan mo naman yung mga pasa na binibigay na ito ng Apale. Oo, pero yung depensa ng level up Lubao kay Isaac Danting ha. Foul talaga. Quick double. Oo, foul talaga. Against John Zita, 22-21. Nanonood ang Bombi Cachapero at Boss Jake Domingo. Uy, grabe, JSST. Grabe yan. Ang dami nanonood sa... Alam mo, Boss Ray, pag ikaw talaga kasama namin dito, ang dami nanonood sa bigatin. Hindi, gusto lang magpabati siguro. Hindi, joke lang po. Yeah. Maraming salamat siyempre sa support na sinagliga siya, lalo-lalo na kay Governor Delta Pineda. Alam mo, ganyang katindi si Boss Ray natin. Kung ilan ang nanonood sa ating live, kung alimbawa, 15,000, kalahati doon, 7.5 ang gusto magpabati. Three consecutive shots coming from Apale. Yun nga lang, may unsportsmanlike foul signal ang ating mga referees. I-review yan ang mga official natin. Yes. And Boss Ray, ito yung perfect time. Dahil i-review ng mga officials nung itong play na nangyari. Alam ko, marami pa tayong babatiin. Kaya nga eh. Pero, siyempre, mamaya na yan. Alam mo bakit? Ang ingay dito sa loob ng press gown. Grabe. Pagkatabi na tayo dito, hindi pa tayo. Nahirapan ako marinig ka. Oo, hindi tayo magkarinigan dito. Congratulations, Governor Delta Pineda. Yes. Grabe yung ginawa talaga ni Governor. And siyempre, lahat din ng local government units officials nila, yung provincial officials ng Pampanga, lahat yan talaga hindi magiging successful itong 2023 Delta Cup. Eh, yun yung review natin. May baon ah. Dalawang referees natin na nakakita noon. Kitang-kita. At ito, nag-uusap sila dito. Siyempre, may tama yung tatlong official natin, yes. Di ba? Kailangan yan eh. May replay tayo, may slow-mo tayo. Talagang i-review naman ganyan. That's right. And speaking of this kind of situation, ha, ito yung dapat iwasan ng dalawang teams, Penn and Boss Ray. Tandaan natin, yung game one, ito yung naging turning point. Yung nangyari kay CJ Del Pino nung the last 1 minute and 46 seconds remaining kung saan na yun ang altercation na nangyari between OJS and CJ Del Pino. Doon nagkaroon ng momentum itong level up Lubao. Kaya ito yung momentum shifter kung tawagin sa larong basketball. Yung mga ganitong situation, yun yung dapat nilang iwasan. Yeah. I-control nila emotions nila. Kung makapansin mo, Pen, yung mga official natin, siyempre, bago nila ilabas yung call na yan, tinitingnan nila sa monitor nila yung replay, yung slow-mo. Talagang 100% bago kaya niyan. Sa sigawan yung mga crowd. Dahil gusto nilang malaman kung ano talaga yung nangyari. Oh! Grabe. Pinanakad na. And that is big because Isaac Danting is playing a great game so far. The leading scorer nung game 1 nila for Apale, I love it. And then, ang ganda din na simula niya ngayon. He's the leading scorer before that incident. Isaac Danting will be thrown out of this ball game. This is huge. What a big blow dito for Apale, I love it. Can't
Hugo dito. Low. Huge low for Apalit. I love it. Once more again, we can see here, Mayor Zuntetanco approaching. But let's check our review once again. Yes. Kailangan natin check to. Mayor Zuntetanco approaches our... Ayun! Meron nga. Pinanatan nga, kanan. Hanapan ng different angle. It's a very big loss, ha? For Apalit, I love it. Kaya ganyan yung reaction ng crowd. Of course, Isaac Danting. Yes. What? We can see the father of Isaac Danting. Admin Secretary Glenn Danting and Mayor Zuntetanco on your screen. Since Boss Ray and Penn, since malapit tayo dito kay Mayor, ang gino-complain nila, ang pinapoint out nila is hindi daw tumama. But of course, based on sa ating official sa review, andun yung intention. Pinapoint out nila, hindi daw tumama. But again, there's the intention. Kaya hinahanapan ng iba pang angle. But again, yun na yung final call. Isaac Danting is totally out of this ball game. And you know, the crowd of Apalit has been a big jump dito. Ha? Kasi talagang hindi titigil lalo. Itong, not only the players, coaches, itong si Mayor Zuntetanco and the father of Isaac Danting. Glenn Danting is actually now approaching. And he's escorting his son. Oh, somebody's throwing. Oh, the crowd is going wild. What's happening here? Yeah. We saw some fans throwing some bottles directly to Isaac Danting. You know, yun yung one thing na kinagalit itong mga officials and the rest of the Apalit I Love It basketball team. You know, another one. As ito na, itong ating mga police officials. Yes. And Coach Pedic Di Matulak here in front. Yes, a lot of officials are working right now. Even our, you know, yung mga police natin dito. They're trying to control the crowd. And we know kung gaano ka-passionate itong ating mga Kapampangan basketball fans. Talaga, of course, a lot of pride is at stake dito. This is the finals game between two municipalities, Apalit and itong Lubao. Pero ito yung mga hindi natin kailangan situations eh. Yes. Nakabanggit ko lang kanina kung ano nangyari nung game 1. Ito, maagang nangyari. Actually, oh, may 6 minutes. Andahe pa oras, boss. Diba? Ang haba pa. Anything is possible dito. We understand. And Coach Pedic Di Matulak now approaches our official. Yes. Gusto niya na i-clarify kung ano yung nangyari on that call against Isaac Danting because everyone is mad inside the bridge, especially the supporters of Apalit. Yes. Siyempre, hindi niya mapipigil itong Apalit, I Love It, na mga supporters and especially itong ating mga officials. But great job by our policemen together with some barangay officials and city officials Governor Delta Pinela. Ang bibilis kumilos, ultimo yung mga mayor, tinry nilang i-control yung crowd. Siyempre, nandiyan si Governor Pineda, di ba? Ang maganda doon, yung mga official, lalo-lalo itong mga kapulisan natin, talagang pinuntaan kagad nila yun ng bato. Diba? You know, yun yung sinasabi kanina na Mayor Esme Pineda nung nagbigay siya ng kanyang ng mensahe before the ball game starts, no? Hindi yun naman magkalaban ang Apalit at ang Lubao, eh. Ayaw nga ito niyang magkatapod, eh. But unfortunately, nandito sila ngayon sa finals. And ito na nga ang kinakaayawan. Wow, grabe. We understand that with this type of important game, finals, talagang there's a lot of pressure, there's a lot of intense moments, lots of frustration as well, especially Isaac Danting, one of the key players of Apalit, I Love It, being thrown out because of that unsportsmanlike foul. Of course, andyan yung mga supporters ng Apalit, mapuprustrate talaga, pero hindi dapat tayo humantong sa ganun. Yun, kung ano yung kasi nakita ng official natin sa replay, lalo na yung slow mo nila. So, talagang ano eh, nakita nila na may ginawa si Danting, yun ang mag-decision. Yes. So, pinakita nila kay Coach Pedic para
i-report kay Governor Pineda. Ilang beses ni review yun, Boss Ray, sa harap natin, Pen. And back to the ball game tayo. But there was a foul now against John Vita. Minutes and 43 seconds remaining. What an intense first half, yes. No? Not oh. only itong mga itong players inside the court, but especially everyone here inside the Barangay. Hindi pa tayo tapos dito sa first half. Grabe, meron pa tayong 5 minutes and 43 seconds remaining. Mayor, dito sa second quarter. Mayor, Esme Pineda is now clarifying things, yes. With Mayor Jun Tetangco. Oh. So actually, two mayors are actually working out with each other, trying to control the crowd and pacify things. Yan, yan naman ang kagandahan dito eh. After all, at the end of the day, mga kabalens yan eh. Pare-pares kamambangan, yes. Yan, di ba? And you know, after that, no, talagang hindi mo na masisi yung frustration ng crowd eh. Of course, you know, Isaac Benzing is one of the star players! But Ken Montalvo is ready to step up after being thrown out. At si Isaac Benzing. Grabe yung take-off doon ni Montalvo, ha? Yan. Kumapasin mo, dalawang mayor, tinawag si Coach Pedy. Yes. Dahil pinapunta ni Governor Pineda. Para mas malinaw. Yes. Wow. Look at that monster rebound. Everybody's running. John Mirabel. It's San Lorico. Delfino. Easy 2 points for CJ Delfino. And the intensity has level up dito para sa level up Lubao dito, ha? And Montalvo. Nakakuha na naman dito ng foul si Montalvo. 26-24. Wow. Boss Ray and Penn. High-octane basketball ang nawi-witness natin dito. 1,000% folks, Pancho. 1,000%. Even the fans, you know, talagang they were so involved in this ball game. This is the finals. This is the game 2 of 2023 Delta Cup. Apalit and Lubao. Oo, di ba? Nakita mo yung ano? Yung ano dito, Toronto? Binato dito sa gitna, sa harapan natin. It seems like we're in the PBA scene. Yes, and congratulations sa'yo, Pen. Ha? First time mo maging panelist dito. Grabe experience to para sa'yo. Yes, grabe! Parang nangihina ako sa mga nangyayari. But then, of course, a great experience, no? Parang, on what is coming pa, I will be prepared on what that is yet to come. Yes, and we're so excited for you dito. That's why si Boss Ray, kami lahat dito is very happy for you. And isa lang to sa mga may experience ng mga intense moments dito, lalo-lalo na pagka dito tayo sa loob ng Brent Siguiao Convention Center. Oh! Grabe siya, mablay pa yun. Mablapit. Buti na lang, may foul. 27-24, 4 minutes and 17 seconds remaining. Yes, actually, kanina pa nabubutasan sa ilalim itong depensa ng Apalit ay Labid, kaya nagkakaroon ng easy inside pass itong level up Lubao. Pero alam mo ba, Coach Pancho, kung si Tisoy Perriols yun. Ah, grabe. 110% quick 2 points. Isang quick turnaround lang, tsaka isang one-hander, automatic na kay Tisoy yun. Pen, Coach Pancho, i-congratulate natin si John Perriols, ha? Siyempre, magiging deputy commissioner ng ating commissioner, oh! Roddy Santos, sa Mindanao. Oh! Congrats po, John Perriols and Commissioner Roddy Santos, of course, our PBA legend. Wow. Grabe, ha? Bodies are flying and rolling dito sa floor natin. May review na naman dito. Grabe. And ito, Boss Ray, habang i-review, meron naman din akong babatiin lang saglit. Ito nga nanonood sa atin, itong boss ko, Boss Jake Domingo, na boss ko sa basketball. Boss, thank you sa supporta dito sa 2020 Delta Cup. As one player is still down on the floor. And itong CJ Delfino is helping Kent Montalvo. Yes. What a way of sportsmanship, yes, coming from this kid. Kasi itong mga to naman, magkakakampiyan at magkakalaban pa yan. Yes. Apalit, I love it. Two players down. Isaac Danting is thrown out. Of course. Ayaw na nilang mawalan pa sila ng isang important player like Montalvo. Nawala na si Danting sa kanila. Let's take a look at this. Boss Ray and Pen. Next 10. Next 10. Next 10.
As ito, nag-send na dito si Coach Aizen Santos na nanonood daw siya. Coach, advance happy birthday, happy and of birthday. Course. Happy birthday, and enjoy ka dyan sa bakasyon mo. Well-deserved vacation, ha? Coach Aizen Santos. Mark Manalang is fouled against Kent Montalvo. And Coach Zaldi Messina approached the table officials. JP Malaglalang will be substituted to Kent Montalvo. It's a jury call. Grabe, nakakatawa si Boss Miguelito siya ng Jitur. Isipin mo, galing sa kanya, ang linaw daw ng live natin sa mga boys natin. Boss Lito, salamat po at congratulations sa Jitur mo sa buong Pilipinas. And of course, our live is 1000 HD. It's because of the Video Gear Incorporation and Siyempre. It's owned by Tito Fernando Obrero na nandito din sa Buretigao Convention Center. Boss Ray, kung mga kasama mo sa US mga PBA Legends, pagdating naman sa mga production, isa sa legend, Tito Fernando. Siyempre, galing PBA din yan. At huwag natin kalimutan, ang head of ating production, our head of directors, this would not be possible without him, of course. Direct Nomar Santiago, one of the outstanding directors in the field of basketball. Grabe yun. Nakita ko ba yun? Grabe. Idol natin yan, si Direct Nomar. Hindi lang pang director yan. Gumagawa rin yan sa lakas 40. Oo naman. And grabe, action is heating up dito as expected dito sa ating Game 2 ng Finals ng 2023 Delta Cup. 3 minutes and 33 seconds remaining. We are tied, Ben. Coach Pancho, Boss Ray, welcome to Delta Cup. This is your first time as analyst And I'm so thankful and grateful for this opportunity. Wow, dito pa talaga ako natapat. And you know what? Parang apalit lang. I love it! At kailangan, dahil first time na finality ni Ben dito sa broadcast, kailangan i-level up mo para yan, go, Pinolabi, go. Parang ano yan eh, parang apalit versus Lubao. Level up na talaga si Pen, parang Lubao lang. And yung experience, I love it, parang apalit. Grabe ang crowd talaga dito sa Pampanga. You know, if this is an history for Kapampangan Basketball, it's also an history for us, no? To cover such an amazing game. It was an amazing drive. And one from Edmar Bizon. No dandy, no problem daw. Yes, look at that strong finish with an end-one play. If there are one of the players na kailangan mag-step up because of the exodus of Isaac Danting, ito, isa to, si Edmar Dizon. Yes, pero alam mo, ang laking bagay nung Danting talaga. Oh. Alam mo yung kanina, first quarter, sinabi ko sa'yo, Coach Pancho Pen, na yung pace of the game niya, iba eh. Di ba? Ang ganda ng simula, eh. Sayang lang. Of course, Isaac Danting came from Coach Tab Baldwin of the Ateneo Blue Eagles. Oh. And now he sits for Coach Pido of USC Grolling Tigers. Idol natin niya si Coach Pido. Shout out, Coach Pido. Oh. But yun yung challenge naman dito sa Apalit I Love It players. Everybody needs to step up. Para hindi nila masyadong maramdaman yung absence ni Isaac Danting. Although, key factor siya. But again, this is a team sport. 12 to 15 players. Everybody needs to step up. At lamang pa nga sila dito ng tatlo. And you know, entering the semifinals, talaga namang itong Apalit I Love It, even though Isaac Danting did not play one game for Apalit I Love It at the semifinals. And that breaks this team, Apalit I Love It, the collective effort they needed to win the game. And it's against the Manalan All-Stars noon, semifinals na yun. Pinag-uusapan natin ang Lubao versus Apalit, di ba? Mapangitin ko lang ang taga Houston, si Boss Baby James Abuseo. Happy birthday, alam na, promotion. Grabe naman, Boss Ray. Houston. Pangalan pa lang, pag sinabi promotions, alam na. Yes, Baby James, alam na. Happy birthday, Boss. Nakakatuwa yan si Baby James, talaga napakabait. Very supportive sa SLA, lalo na sa PBA Legends natin. Sobrang nakakatuwa. Timeout on the floor, 31-29. Versus Hazel Rising Suns. That's going to be on March 24th, tomorrow, at the Francis Yao Convention Center. It's time for the Kiss Cam, ladies and gentlemen. Ito po ang ating Kiss Cam. Yeah.
naman. Kiss naman dyan, Tang. Kiss naman, kiss. Kiss naman dyan, Kaya. Sa kabila ako, miss. Yun! Kiss naman dyan. Alright! Yung Baiza, oh. Kiss naman dyan. Yan, nasa kanan mo, i-kiss mo. Justin Edmar Dizon and Justin Cruz on your screens for A Palette, I Love It. Can they step up in the absence of their King Tiger and Growling Tiger himself, Isaac Danting? You know, etong mga players ito, no? I have been friends with them on the social media and their respect for Isaac Danting is very much. Kaya naging ganun lang yung reaction nila nung na-throat out itong si Danting. Yes, and eto na, naka-score kagad ng basket yung A Palette, I Love It. Huh? After that timeout, so that was a good timeout. Ganda ng depensa ng A Palette doon, yes, Pacho. Yes. Siya nga pala kung saan dyan, papasalamat siyempre ako kay Boss Ronnie Ocampo ng New York. Grabe yung support niya sa Sinagiga. Grabe, no? Isa yan sa mga talagang binisita nyo. Grabe yung US tour nyo. Wala kayong pahinga. Wala. After kay Boss Ronnie Ocampo, nagpapasalamat din tayo siyempre sa Washington DC. Yes. Kay Boss Dodes, partner ni Boss Eric Quintana. Ayun. Grabe, no, Pen. Grabe itong ginawa nilang US tour nila, Boss Ray, at yung mga PBA legends natin. Kasama yung ating commissioner. Ang dami nila. Although, pagod sila sa biyahe. Ang ganda ng baon nilang project pag-uwi. And ang ganda din naman ng body nila nung ano eh. Nung, sa akin yung video greeting nila nun eh. Si Boss Ray, katabi yung NBA Championship Trophy. Si Comrodney naman, nasa likod ng Liberty. Yun, napag-itipin yung NBA trophy. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Alam mo bakit? Grabe yung picture mo. Guys, ko yun, alam mo ba, nasa NBA office ako ng time na yun. Uy, grabe ka. Kausap namin ang NBA director. Nagpapasalamat po kami sa support sa Sinagiga Asia. Magkakaroon tayo ng meeting sa NBA Cares. Gusto nilang i-shoot yung Sinagiga Asia dito sa Pilipinas. Wow. Di ba? Nag-offer sila ng tulong. Wow, thank you po. NBA Cares. I love you guys. Wow, grabe. Talagang, Boss Ray, level up ka parang lubaw. Yes. Grabe. Thank you, Lord. And I love it. Parang apalit, Boss Ray. Siyempre, nagpapasalamat tayo yung Governor Pineda. Yes. Binigyan niya tayo ng opportunity. Oo, oh, eto. Makuha ang Delta Cup na to. Of course. Dahil sa siwala niya sa atin. Uy, eto na naman. Hello po to everyone watching here. I'm Penelope Budalmina alongside Boss Ray Alao and Coach Pancho Alfonso for the game number 2 of the best of 3 series of your Delta Cup 2024. Natakutan pa tayo ng camera doon ni Direk Nomar. Kaya talagang the best na the best yan si Direk Nomar. Parang gusto ko talagang mag-i-love you kay Direk Nomar. Siyempre, iba yan. Speaking of legends, grabe yung Direk Nomar na yan. So may PBA legends, merong media and production legend, at yun ay si Direk Nomar Santiago. Iba talaga si Pinoy. Grabe. Mukhang, ano to, baka malaki ang bigay. Grabe yun, kung mapapansin mo to si Del Pino, no? Pagka, may mga sumisigaw pa. Pagka sumisibasib ng bilis, no? Parang hirap niyang habulin, eh. Pag hinabol mo siya, parang madadapa ka, eh. Yes, no? And speaking of mahirap habulin, parang si CJ Del Pino, kaya nakuhaan ng Paulo, itong A Palette, I Love It. Kaya nandito siya sa free throw area, shooting for two. Post Ray and Penn. Correct. You know, he has been the best point guard from the province of Pampanga ever has. Not to mention yung mga professional player, but at his age, 22 years old. Wow. And magsisit in pa ayang si CJ Del Pino for Letra Knights, yes, on season 100 for the men's basketball. Of course. Congratulations, and siyempre sa mga taga Pampanga. Yes. Lalo na lang yung Governor Pineda. Yan. And ang majority ng mga upcoming players ng senior team ng Letra Knights is coming from this province. Wow. Pampanga. Bantay na bantay ni Pinoy. Yan, o, no? Bakit po ako? Eto, dalawa na lang alaman na A Palette, I Love It over the level of Lubao. Oh, battle for the rebound. Makapagal. Yuri Masibak. Back to Cruz. Bounce pass to traveling. Yes, oo. He lost his footing that time, ha? Yung pag-drive niya sa basket. That was a great defensive stance by number 23, itong si Carolino. Si Jermaine Carolino. Yes, Boss Ray. Yung experience namin doon, dahil lang kay Boss Edmond Quintana. Uy, iba naman dinala si kami Boss sa, no, sa NBA office. Siyempre, pinagtulungan ng magkapatid niya ni Eric Quintana. Oo. Ha?
ay, pinipad na yung coach Pancho. Grabe. Justin Cruz with that move. Tignan mo naman yung agawan sa rebound doon, no? Diba? Talagang nagliliparan sila dito. Foul against Khaled Makapagal. Yes. 55 seconds remaining. We're tied at 34. Parang fourth quarter na, Coach Pancho. Grabe, no? Pero nasa second quarter pa rin tayo. 55.2 seconds na lang dito sa ating first half. Grabe yung first half, ang bilis, fast pace. Pagdating ng second quarter, medyo bumagal kasi ang dami ng mga altercations, ang daming fouls na binigay. Naging physical yung second quarter na to. Ang daming nangyayari, Coach Pancho. Oo. May mga torotod na nagbibar. Master A, Coach Pancho, 26,000 viewers now on our Facebook page. Tingnan mo. Woo! What? 26,000, Ben? Eh, first up pa lang tayo, 26,000 na. Grabe. And of course, we're on Digital TV Care of CLTV 36, the official partner of Governor Dennis Delta Pineda on showcasing the sports entertainment here at the province of Pampanga. Grabe yun, ha? Live telecast of the whole province of Pampanga. Grabe yun, ha? Yung 26,000 na numbers na nanonood sa atin live. At Pampanga League lang to. At Pampanga Basketball Tournament pa lang to, ha? Ibig sabihin, one small portion lang ng Pilipinas to. Itong probinsya to. DJ Delvino and the 47 barangay captains. Wow. Lubao, Pampanga, yes. They're always present here. Oh, and ito, lamang na dito ng lima ang level up Pampanga. Kasi nag-level up yung defense nila dito. For three! It's short! Oh, hindi lang na-shoot yung last minute shot dito ni Yuri Masibak for Palitan Labis. 39-34, a 5-point lead for level up Lubao after an intense ball game. And take a look at that. That shot coming from level up Lubao in that bounce pass. Lando Garcia knocks the jumper from the right corner. And look at that, CJ Delfino, the Tasmanian Devil. Look at that bounce pass. Edmar Deason for three. He knocks that triple shot coming from the Rainbow Territory. And look at that, Delfino, the Tasmanian Devil himself and a Pampanga Delta player. Makes this ball game a 5-point lead at the end of the first half, 39-34. Kaya mga kabalen, tutok lamang po tayo. Magbabalik kami para dito sa ating best of three series finals. Game number 2 of your Level Up Lubao contra Apalit I Love It para sa ating Delta Cup 2024. Pampanga, known as the culinary capital of the Philippines, offers the best variety of Filipino dishes. But there's more to this province than just good food. Welcome to Pampanga. Despite being hit by Mount Pinatubo's eruption more than 30 years ago, the Pampangans were able to rebuild the province. Economy is booming. Former military base, Lark Air Base, has been reborn into a Freeport zone. Home to business parks, EPOs, malls, convention centers, and world-class hotels and resorts. Aside from Clark, tourist attractions in other areas of Pampanga are among the most exciting places and events in the Philippines. From trekking, adventure sports,
leisure. And a lot more. The Kapampangans are also deeply religious. The depth of faith can be reflected with the grandeur, dignity, and divine beauty of their churches. And during the Holy Week, Pampanga is also said to be strangely famous not only for devotees who flock different churches for what is known as the Visita Iglesia every Maundy Thursday. But also for the penitents who self-flagellate on the streets on Good Friday. Some whip themselves until their backs swell or bleed, or carry wooden crosses. For the more courageous ones, they vow to have themselves nailed on the cross as a way to repent for their sins. These unique rituals, traditions, and devotion have attracted much media and tourist interest since featured in the 1960s. So come home and explore all these and more here in Pampanga, in the heart of Central Zone. Isa ng lakas, labanan ng bilis, gamitan ng estratehiya, kilalanin ang mga pambato ng siyudad ng Pampanga Delta Cup 2024 Intermunicipality and City Tournament. Hatid sa inyo ng Sinag Liga Asia. Sinag Liga Asia. Mekos, mekos na yan. You take the shot. You ready to rock? 19 under.
you break, you take the shot. You ready to rock, 19 under. Pampanga, known as the culinary capital of the Philippines, offers the best variety of Filipino dishes. But there's more to this province than just good food. Welcome to Pampanga! Despite being hit by Mount Pinatubo's eruption more than 30 years ago, the Pampangans were able to rebuild the province. Economy is booming. Former military base, Clark Air Base, has been reborn into a Freeport zone. Home to business parks, EPOs, malls, convention centers, and world-class hotels and resorts. Aside from Clark, tourist attractions in other areas of Pampanga are among the most exciting places and events in the Philippines. From trekking, adventure sports, leisure, and a lot more. The Kapampangans are also deeply religious. The depth of faith can be reflected with the grandeur, dignity, and divine beauty of their churches. And during the Holy Week, Pampanga is also said to be strangely famous not only for devotees who flock different churches for what is known as the Visita Iglesia, every Maundy Thursday. But also for the penitents who self-flagellate on the streets on Good Friday. Some whip themselves until their backs swell or bleed, or carry wooden crosses. For the more courageous ones, they vow to have themselves nailed on the cross as a way to repent for their sins. These unique rituals, traditions, and devotion have attracted much media and tourist interest since featured in the 1960s. So come home and explore all these and more here in Pampanga, in the heart of Central Zone.
Hagisan ng lakas, labanan ng bilis, gamitan ng estratehiya. Kilalanin ang mga pambato ng siyudad ng Pampanga Delta Cup 2024 Intermunicipality and City Tournament. Hatid sa inyo ng Sinag Liga Asia. Sinag Liga Asia. Mekos, mekos na yan. Split the D. You run the O. You take the shot. You ready to rock. 19 under. Tagisan ng lakas, labanan ng bilis, gamitan ng estratehiya. Kilalanin ang mga pambato ng siyudad ng Pampanga Delta Cup 2024 Intermunicipality and City Tournament. Hatid sa inyo ng Sinag Liga Asia. Sinag Liga Asia. Mekos, mekos na yan. D.O. You take the shot. You ready to rock. 19 under. Thank you.
You make, you break, you take the shot, you ready to rock. Pampanga, known as the culinary capital of the Philippines, offers the best variety of Filipino dishes. But there's more to this province than just good food. Welcome to Pampanga! Despite being hit by Mount Pinatubo's eruption more than 30 years ago, the Pampangans were able to rebuild the province. Economy is booming. Former military base, Clark Air Base has been reborn into a Freeport zone. Home to business parks, EPOs, malls, convention centers, and world-class hotels and resorts. Aside from... Kayo pa rin po ay nakatutok sa mainit na labanan ng ating game number 2 of our best of 3 series of the finals of the Delta Cup 2024. At the end of the first half, 39-34 is our score in favor of Level Up Lubao. But let's take a look first dito sa ating halftime highlights. Isaac Tanting with that overpower. And look at that, Franz De La Cruz. He outbounded itong defensa ni Isaac Tanting and Edmore Dizon. Little Garcia with the jumper from the right wing. And look at that, CJ Delfino, the Tasmanian Devil himself. And look at that pass coming from Delfino. And here, Edmar Dizon from way beyond the arc. But once again, the Tasmanian Devil himself. And a minute of 5 on a board 2001 inaugural season of Sinag Liga as a CJ Delfino. Our halftime statistics, Coach Pancho. Yes, Ben, look at the field goal percentage of Level Up Lubao. 41% while 39 lang dito sa Apalit. I love it. Talagang dikit ang laban. But the rebounding department, Apalit, I love it, won that department. And but turnovers, marami silang turnovers na pinamigay dito. And then bench points, medyo equal dito. That's why close ball game tayo. Lima lang ang lamang ng Level Up Lubao over the Apalit. I love it. Our leading scores off the halftime, Level Up Lubao, CJ Delfino with 11, Vincent Cinque with 8, Francis De La Cruz with 6, at para sa panic, Singapalit, I love it, Isaac Tanting with 9, Christian Sylvester with 6, and Kent Montalvo with 6. Penelope Wilhelmina still alongside with Coach Pancho Alfonso and Boss Ray Alao and MJ Raymundo from Team Kapili on the sidelines. Now, Coach Pancho, Boss Ray, what an intense first half. Mas may intense pa kaya yun? Yes, grabe. Pinatawag kami ni Governor Pineda, office niya, to check talaga ano nangyari kay Dating kanina. Which is kasama namin dalawang mayor na, ng Lubao, saka ng Apalit. Apalit, yeah. Kasama si Coach Pancho, si Coach Leo, si Mr. Rocky Chan. So, na-prove naman na tama ang tawag ng mga official natin. Kaya shoutout kay Combats sa mga bata niya na talagang ang ganda ng mga ginagawa ng trabaho. Perfect. Sila ang maging official dito. Yes. Sa finals natin. That's right. And Boss Ray, nga lang, ituloy ko lang yung sinasabi mo kanina. Talagang, of course, pinaliwanag natin nila Boss yung stand ng yung kay Boss, kay Mayor Mency Pineda ng Lubao at kay Mayor Jun Tetangco ng Apalit. Nagpa-review uli tayo. Pinigyan uli tayo ng clips. Pinakita natin sa kanila at doon na-prove. That's why our officials stand firmly on their decision doon sa tawag na yun. Kaya naman si Isaac Tanting was thrown out of this ballgame. And for
match, mas linawin lang natin na tumama o hindi. There was an angle on the replay na tumama at tumama. Tumama man o hindi, naka-close face si Isaac Danting on that call. Kaya under the FIBA rules, Coach Pancho and Boss Ray, close will be actually thrown out of the ball game. Yes, correct, man. Different angles yung pinakita sa dalawang mayors kanina. And ayun, talagang naliwanagan din. Although, yun ang nag-cost ng ating delay dito. But again, eto, third quarter resumes. As ito, a three-point shot ngayon, ha, coming from Lendl Garcia on the three-point free throw line, rather. 39-36. Now, a three-point lead na lang dito para sa level up Lubao. Pero siyempre, bigyan natin ng magandang salita ang coach ng Palita. Nung nakita niya yung review, sabi niya, wala na problema. At least, nakita ko naman. Yes. Ganun siya kabilis kausap. Yes. And we totally understand naman, Boss Ray and Penn, yung kawalan talaga ni Isaac Danting. But, again, this is a team sport and marami pa silang players dito na kailangan mag-step up. Nandiyan si Kent Montalvo at si Christian Silvestri na maganda ang nilalaro. Kaya naman, tamo, down by three lang sila over the level of Lubao. But here's CJ Delfino. Kaya ngayon, magpapakita si Tasmanian Devil. Walang iba kundi si Delfino. Yes. At ito yung mga gustong-gusto ni CJ Delfino. Yung mga crucial moments, yung mga important situations. At ito, may foul na tinawag. A foul on Yuri Masibak against France de la Cruz. Still a three-point lead for level up Lubao, Coach Pancho and Coach Ray. Ito si Yuri Masibak. Ha? Ito yung binabanggit ni Enzo na malas J.L. De Los Santos or malas Scottie Thompson na player dito. Ha? Grabe wow! Layo nun, Coach Pancho. Pero wala kang masasabi when it comes to CJ Delfino. Yes, Jacob Delfino of the province of Pampanga. Kakabanggit lang ni Boss Ray. Ha? Talagang narinig ka ni CJ Delfino ron. Oo. Ito. Papasiklap na siya rito to start the third quarter. Lendl Garcia! May steal pa, Coach Pancho. Pero may putback goal at si Francis de la Cruz. Yes. Good trail job by Francis de la Cruz. Yun yung importansya, di ba, Boss Ray, nang meron kang nag-trail ka. Para kung sakaling merong missed shots doon sa pass break, yun yung trail job na kailangan. Just like that. Actually, yung lagi yung training ng mga teams, di ba? Yes. Kailangan sundan mo yan para magsumablay, follow-up mo. Right. And I'm sure, yung mga napapanood ko mga video clips ng mga training ng Leap Basketball, I'm sure tinuturo ni Coach Ernest Alaw yan at saka ni Kim, Coach Kim De Pedro yan sa mga bata. And let's take a good credit for your son, Boss Ray, Coach Ernest Alaw. They got their first win. They start the season of the 19 under with the bang. Talaga ang a big point advantage and a high-scoring ball game. A debut game for Leap Basketball Philippines. Yes, and kasama ko sila sa coaches convention kahapon at kanina before ako pumunta rito. And shoutout sa inyo, Leap Basketball. And ito, balik tayo dito sa laro. Mainit na mainit yung third quarter natin. Lamang na ng walo ang level up Lubao. Bounce front! Nakita mo lang, Jose Ray, parang nilagay na lang eh. Yes. Parang Arlene Santos. Oo nga, grabe itong si Ketal Talbo. Yes, isa sa mga binanggit ko na kailangan mag-step up dito in the absence of Isaac Danting. Saka nakakapagdala ng bola, Coach Pato. Grabe, Apeta. No? Ooh! Umbrella-like defense dito ang binigay. Masibak on the rebound. Ayan, sinasabi natin ng malas Scottie Thompson. Diba? One of the smallest guys in the court, pero grabe kung rumibag. Grabe yung laro ngayon third quarter. Yes. Every quarter, tumataas lalo yung intensyon na maka-score, maka-rebound, maka-depensa. Exactly, exactly, Boss Ray. Kaya parang Lubao lang, nagle-level up, di ba? Kaya, dahil sa grabe, shoutout kay Lira Bermudez. Kakanta daw to sa Sinang Liga Asia. Saka si Ferdinand O'Hara, get Wilson Boss. 3-point shot is no good. Rebound by Montalvo. Montalvo playing the point guard position. Edward Dizon will drive. Nakakuha pa ng foul doon. The smallest. Si Lokmi Harris, may USA tour daw. Wow. Wow. Nakakatuwa. Ang dami ang bati sa atin, Coach Pancho. Pero siyempre, pagka Pampanga talaga ang naglalaro. Iba yun, no? Nasabi mo Pampanga eh. Bakit? Lubao versus Pampanga yan. Oo eh. Diba? Kaya,
Boss Governor Pineda, saludo talaga kami sa inyo. Sobra, sobra. Grabe. Grabe to see. A champion coach, grabe yung ginawa niya sa probinsya ng Pampanga, especially yung basketball program nila. Kaya nga si Governor Coach Delta Pineda, tinawag na the doer. Wow. Grabe yung transformation at yung sustainability na binibigay niya, lalo-lalo sa basketball program ng Pampanga. And look at that, the Scotty Thompson. Diba? On the palit Pampanga. Christian Silvestre. Makakuha ba siya doon ng foul? Yes, ito, this is another guy aside from Kent Montalvo na kailangan mag-step up. Ang ganda rin ang simula dito ni Christian Silvestre, lalo-lalo na noong first quarter, nung pinasok siya off the bench. Magandang support to para kay Isaac Danting. So, lots of players needs to step up dito para sa kupunan ni Coach Zaldi Messina in order for them to make a comeback, to extend the series, you know, para hindi pa makuha ng level Lubao yung kampeonato. But for Penn and Boss Ray, for level up Lubao naman, kailangan nila ng veteran presence dito ni CJ Delpino na nagsisimula ng uminit to start this third quarter. Let's see. First Boss Ray and Coach Pacho, 44-40. Still in favor of level up Lubao. And a missed possession. Edmar Dizon the draw. No hesitation and whatsoever. Grabe yun, ha? Hindi basta-basta sinabi niya. Oh. Big man yun naka-steal. The big man who runs the floor. Ang nag-finish, small man. Grabe yun. Role reversal. Talagang ayaw pa rin magtatalo ng apalit. Talagang laban lang kahit wala si Danting. You know, Boss Ray, Coach Pancho, you're a coach, ha? And of course, what will you... Para dito sa team ng Apalit, I love it. Ito yung nakikita ko, no? Parang one of their team, ka-teammate nila is na thrown out. Of course, you want to redeem yourself. And you want to redeem the name of your teammate to win this ball game, no? Yes, and gaya nga na sabi ko kanina, lots of players need to step up. And this might ignite the fire on them. Dahil yun isang gamitin sana nila yun as motivation na yung mga players na hindi nagpapakita, ito na yung perfect time for them to shine bright dito para sa municipal rin ng Apalit. Wala yung Isaac Danting, but again, meron pa silang 11-12 players dito. Woo! Grabe yun. All knockout, Pancho. And Kent Montalvo, ha, nakabalik siya after yung iniinda niya kanina sa kanyang right ankle. Wala, wala na muna ng aray-aray ngayon, Coach Pancho. Parang pinagpaglang. And the first turnover. Another turnover for Level Up Lubao. Yes. If you are Coach James Allen De La Peña, this is not the usual move of your guys. That's right. Kailangan nilang maputol yung momentum na nakukuha ngayon ng Apalit. But again, oh! A getaway move. Lander Garcia! Ito, yung hinahanap ng Apalit, I love it. Yung production ni Lendl Garcia in this ball game, Penn and Boss Ray, medyo tahimik siya dito before that basket. Simula na ba ng init niya? As that three-point shot is too strong for level up Lubao. The Scotty Thompson, Yuri Masibak, once again, Dizon with a one-hand shot! Nakakuha po ng foul! Wow! Parang kinabog yung dibdib ko! Nasigawan ng mga tao! Take a look at that, Edmar Dizon, no hesitation. Almost a jumper and a combination of floater. Grabe. On that shot. Grabe, Penn and Boss Ray. I love what I'm seeing dito for Apalit. I love it. Once again, the front court is doing their job in controlling the boards. Itong si Montalvo at si si Christian Silvestre. While ito namang guards, si Dizon at si Misuga. At si Wendell Garcia, talagang they're doing their job in finishing the fast break. And one play is complete for Edmar Dizon. 48-44, now a 4-point lead for Apalit. I love it. It alarms Coach Allen De La Peña. That's why he called a timeout here. 4 minutes and 4 seconds remaining. A 4-point lead for Apalit. 48-44. Ganda ng depensa eh. Tagisan ng lakas. Labanan ng bilis, gamitan ng estratehiya, kilalanin ang mga pambato ng siyudad ng Pampanga. Delta Cup 2024 Intermunicipality and City Tournament hatid sa inyo ng Sinag Liga Asia. Sinag Liga Asia. Mekos, mekos na yan. The bench of Level Up Lubao on your screens, Eman Pangan. Together with John Lorico, Carolino,
Mark Manalang, CJ Delfino, 9 points, 3 rebounds, 4 assists, and 4 steals in the finals game 1, Coach Pancho. Yes, look at those numbers. Overall performance, talagang Mr. Everything itong si Tasmanian Devil, CJ Delfino. But in this ball game, look at his production. 14 points na agad siya. Meron pang 6 assists. And ito, kahit naman hindi umi-score to, kahit hindi mag-double figures to, pero when it comes to crunch time, dito nag-deliver ang isang CJ Delfino. He can create a lot of situations. He can drive. He can shoot from the outside. And he can wreak havoc pagdating lalo sa depensa. But now let's turn it over to our courtside reporter, MJ Raymundo, para sa kanyang update dito for Level Up Labao. MJ, take it away. Thank you, Pen. When I asked CJ Delfino on what makes him more confident inside the court, sabi niya, yung mga taong sumusuporta sa akin sa buong Labao and even our mayor na 101% nandyan para sa amin in our every games. Wala naman na daw siyang dapat patunayan dahil alam niya kung sino lang daw talaga ang naniniwala sa kanya. Gagawin niya lang daw yung role niya bilang isang point guard at gusto niya daw na magbunga lahat ng pinaghirapan nila. Kaya sabi niya, from all the criticism na natanggap ko, isa lang ang pangahawakan ko, which is to play for the Labao Winners. Back to you, Boss Ray, Pen. And Coach Pancho. Thank you so much on that update, MJ. You know, Boss Ray, Coach Pancho, on the report of MJ, sabi niya doon, wala naman na daw dapat siyang patunayan, which is exactly right. You are now the best point guard of the province of Pampanga. Wala nang papalit sa isang CJ Delfino sa isang Tasmanian Devil, Coach Pancho and Boss Ray. Yes, actually, tama siya doon. And because he's not putting more pressure on himself kasi the more that you put pressure sa sarili mo, baka lalo pang ma-apekto ang laro mo. And alam naman natin na ang dami na napatunayan dito ni CJ Delfino. But, of course, alam niya rin sa sarili niya at sa team na hindi pa tapos. Kailangan pa rin niya mag-contribute. Kailangan niyang ibigay itong kampiyonato dito para sa bayan, para sa municipality ng Labao. Kasi meron silang target dito na magkaroon ng first championship outside ni Coach Alan Trinidad. First now, 6-point lead for Apale. Delfino 44 now. Steal from Masiba. Oh, munti ka na. Hindi na makaskill itong si Scotty Dom. You know, Enzo was quite right when he said that this guy, Yuri Masiba. A warning on a technical foul against Yuri Masiba. Oh, there's a lot of pushing and shoving na nag-happening dito sa sequence na yon. Things are getting chippy. What a ball game. What a third quarter for us, no? Coach Pancho, Boss Ray. Kung makikita mo yung bakbakan, alam mo, ano na eh, UFC na. Ganda, di ba? Yes. Pero, talaga mga sports lang. Yes. Tayo mo yan, kahit kalaban mo yan, di ba? Exactly. Tuloy lang, di ba? Kasi gusto kita mo naman yung mga fans, di ba? Oo, grabe yung puso nila. Nagpapakamatay, dumadive. Physical ni Laro, but at the end of the day, magkakapatid yan, kapampangan yan. Yes, naglalaro sila para sa fans. Oh. And hindi mo din masasabi, malay mo, yung mga magkakalaba na yan. Mamaya magsama-sama sila for one team, for Pampanga Delta, Pampanga Giant Lantern Junior. Sigurado yan, di ba, Coach Pancho? Yes, oo. Oh, ito, 6-point lead na lamang dito ng Palit. I love it. Over the level of Labao. But marami pa tayong oras dito. Haba pa niya, Coach Pancho. Marami pa, Boss Ray. CJ Delfino, now back. Parang game 1 lang din. Behind yung level of Labao ng game 1, until nagkaroon sila ng opportunity na makahabol at sila pa'y nanalo ron, just like that. Ang ganda na lang defensa ng Apalit eh. Hindi nang tinuloy. So, pa-error na, napalo ang palo kami ng Labao. Boss Ray, no? Yung kulang lang sa Apalit, yung consistency. Yes. May mga 2-3 plays sila. Pagdating ng succeeding play, medyo bumibitaw. Sana naman. Oh, live ball. Oh. A foul once again on CJ Delfino. Tumama sa ring eh. Yes. Kaya, game continues. Hindi lang masyadong narinig, Boss Ray. Dahil siyempre, grabe yung crowd dito sa Brent Ziegel. Correct. Pwede mga pito, hindi na natin marinig. Diba? Sarili nga natin, hindi na natin marinig kahit yes. Pinipilit na idiit. Pero yun ang kagandaan dito sa mga Kapampangan players dahil sanayin sila sa mga gantong crowd. Alam na nila. Sanayin nito sa mga this kind of pressure. Alam nila yung mga gagawin nila rito.
Siyempre, nanonood yung mga kuya-kuya nila, na si Justin Baltazar. Yes. After that free throw, mas nag-init itong crowd ng Abalid. Si CJ Delfino again with the basketball. It's again Red Mordizo. Yuri Masiba. De La Cruz with the traveling violation. Grabe tong ano ah. Grabe tong three monster guard combo ni Coach Zaldi Messina. Itong si Lendl Garcia. Now you know why I am telling Coach Pancho that he's si the rising point guard of the province of Pampanga. Si Dizon, itong tatlong guard combination na to, ang ganda ng ginagawa, complimenting yung Silvestre at itong si Montalvo. Kaya tinan mo, Iba talaga, Coach Pancho. That's the tallest guy on the floor. Look at that. Effective yung ghost ball nila. Oo. Yan lang, libre. Sayang yun, di ba? Yes. Kaya, ang ganda ng challenge sana dun sa shot na yun, but... Yan lang, wala silang pantapat. Oo. Diba? Kaya sinisenyo sa ni Delfino si coach. Kasi, ang lalaki ng mga kasama niya. Siya lang isa yung maliit. Hindi makasabay yung tatlo. Yes. Grabe, Coach Pancho. Hindi ko alam kung nakataas yung mic ko. Sinisenyo saan ako ni Direk. Hindi na marinig yung sinasabi ko. Gusto ko sabihin, hindi talaga marinig. Hindi na may ingay sa likod ko. Grabe. 22,000 viewers now, Coach Pancho and Boxer in our Facebook page. Grabe yan, ha? Kaya nag-i-enjoy yung mga nanonood ngayon. Yes. Hey, grabe. Yung physical ng laro. Pero makikita mo pa rin yung, alam mo yun, talagang quality. Of course. Masiba! Montalvo with the putback! Oh, yung Coach Pancho, palapit daw nung mic, sabi ni Direk. Grabe kasi, grabe yung ingay kasi dito. Lalo-lalo na sa likod natin, eh, boss. Oh. Hawak ko lang nga po yung mic ko. Di ba, eh? Coach Pancho, sisigaw na lang ako! Let's go! Boss, hindi na ako pwede sumigaw. May two games na bukas sa Sinag. Sa ganda ng laban, hindi na tayo marunig, Coach Pancho. Oo, ay. Yan na. Ganda ng agaw doon. Foul. Medyo nati-check na nila rito sa CJ Delfino, ha? Gagamit na ng coaches challenge. Ata itong si Coach Zaldi Messina. 47-53. Uy, yung apat na player nandun kay coach. Oo. They thought that CJ Delfino will be sent on the free throw line, yes. But there's still no penalty, ah. Biro mo, sa lakas ng mga sigawan. Hindi na rin nila narinig, eh, no? Hindi na marinig yung pito ng referee. Eto, let's see kung ano yung minapout na play ni Coach Allen de la Peña dito. Oh! Timely shot for MJ De yes. Leon. Important basket dito. Para sa level of Lubao. Grabe to. Hindi nila pumasok. Layup ni Christian Silvestre. He has that inside position. Manalang for three from the center. Rebound by Makapagal. 19 seconds remaining. Nakita niya yun. Ganda ng pasa. Sayang. Ganda ng intention. Hindi na nasa lukot. Pancho. Yun. Bumawi. Depensa. 8 seconds remaining. Kaya may foul na. Tayo na lang sumigaw na may foul. Grabe yung Justin Cruz. Talagang hinabol si CJ, CJ Delfino. Ang bilis ng bata na yun. Oh. Tama si Penolope doon. Grabe. Not the tallest guy on the floor. Tignan mo, lahat ng ginagamit ni Coach Zaldi Messina talaga nagko-contribute dito. Kahit hindi makascore, pero yung defensive presence nila nandun. Talagang iba't ibang bodies ang binibigay niya kay CJ Delfino. Kaya si CJ Delfino, nakihirapang kunin yung rhythm niya. Siyempre, nakakapag-adjust yung mga, mga kalaban. Bakit? Laging press legs eh, palit-palit eh. Kaya nakakahabol sa kanya. Yun yung opportunities na na-open up ni Coach Zaldi Messina nung
na wala na si Isaac Danting. Yun yung kailangan niyang i-maximize. And a quick shoutout kay Alvin Jan Tanyada na nanonood ngayon kasama sa 23,000 live viewers. Siyempre, gamit din kay Cap Alvin Patrimonio. Yun! Di ba? Kay Captain Pile. Yan! Kay Jan Perriol. Yun! Siyempre, sa commissioner natin, of course, the slasher. The PBA legends. But this is the Kapampangan legends. Yes. As 50-54, a four-point lead for Apalit. I love it. Ending our third quarter of the ballgame as that triple coming from CJ Delfino. Look at that! Kent Montalvo driving the basket without hesitation. And Delfino misses. But De La Cruz was there for the putback. And here, Edmore Tizon, not the tallest guy on the floor, as I already mentioned. CJ Delfino back to MJ De Leon. A timely shot coming from the Rainbow Territory care of MJ De Leon. That's why 54-50. 4-point lead for Apalit. I love it. Entering our fourth and final quarter of this ball game. Tomorrow, SLA Junior, March 24, 2024, Sunday here at the Berenziga Convention Center. 12 p.m. Game number one will be Paranaque Pelicans contra Luwid 1 Kapampangan Fair. Game number two, TGC Santa Rosa Saints contra Hustle Rising Suns. Two Kapampangan teams will battle tomorrow for our Sinag Liga Asia Junior Philippines. Hustle Rising Suns headed by Coach J.R. De La Cruz and Luwid 1 Kapampangan headed by Coach Jonathan Benedict Buwan, TGC Santa Rosa Saints, headed by Coach Dave Bomez. The first Paranaque Pelicans, headed by Coach J.R. Babaza. Yes, Cesar Babaza, rather. Coach. Yes, Coach. Alam mo, sinunod ang live ngayon, papalit. King Lions lang naman, si Yusip Aldamal. Wow, grabe, isang malaking karangalan na sumusuporta at nanonood ngayon si Idol King Lion, Yusip Aldamal, who's won numerous titles, di ba? Sa NCAA, San Beda Red Lions. Sabi ko nga sa'yo, pag si Boss Ray ang nanonood, mga star-studded. I mean, pag si Boss Ray ang partner natin dito, mga star-studded yung mga viewers natin. Apogi mo daw, Coach Pando. Yun, nakakatawa, di ba? Dahil sinusuporta nila ang Delta Cup, lalo-lalo na kay Governor Pineda. Grabe yan, grabe yan. Grabe yung batch nila yan, nila Yusip. Kasabayan sila. Sila pong Escobal, Sam Ekwe, OG Menor. Grabe yan, yung championship na nila. Parang nila. Grabe, nung no, time nila, no? Siyempre, pakitin mo rin si Coach Angeles. Yan. Ito. Yan ang backstreet. Rebound na ba ito kapagal? Foul talaga, foul talaga. Yeah. Binanggaan niya eh. Oh. Foul talaga. Tinanggahan niya, Coach. Kita-kita. Patakbo si Cruz. Wala na. Siguro di niya makahabol. Eto naman sa'yo. Yes. He will be... He's now graduated. Wow. Five fouls for Eman Pangan. And umpisa pa lang tayo ng... Kakaumpisa lang ng fourth quarter. We're going back here. Still a six-point lead for Apalit. Grabe, no? Parang ginahampol kagad ni Coach Alan De La Peña yung player niya doon. Ito. Lubao is running. MJ De Leon. Pinilit niya yung Ospanyo. Wow. Nakapagal. Grabe yung CJ. Oh! That shot went in. Grabe yung Ospanyo. Outbounded CJ Delfino. Tignan niyo kung sino yung bantay nito. CJ Delfino. Yes, yeah. CJ Delfino. It's now an 8-point lead. Walo na. The biggest hit of the ball game for Apalit is now 8. Bumawi. Char from Delfino. Justin Cruz with the basketball. 8 minutes, kapit. Oo, oh, naka-a quick 4-2 nothing run ang ginawa dito ng 4-2 nothing blast ang ginawa dito ng Apalit. Ha? Kaya naman walo na ilang mga na. Dadagdagan pa yata.
Itong Silvestre na to, grabe to. Laban yung ba? Yung Christian Silvestre na to. Parang ano to eh. Yung hindi ganun kataasan tumalon, pero ang sipag parang Christian Stan Hardinger eh. Parang si Dave Marcelo. Yan. Si Pogi, no? Yeah. Si Pogi. Dave Marcelo. Oh. Parang na nang sinabi ka. Isa pa yan, isa pa yan. Coach, parang lumalabas yung pagkabata ko dito. Ah. Hindi ko na nakikilala yung mga binabanggit nyo. May kilala mo rin. Oh, Christian Silvestre. Grabe, no? Grabe yung activity on the floor dito ni Christian Silvestre, no? Talagang yung hustle, yung depensa, he's everywhere. Ang ganda na pagkakagamit sa kanya ngayon. Look at that strong bounce pass coming from Edmar Dizon. Hindi ganun kadaling lagpasan mo si CJ Delfino, ha? Oo, kasi ang bilis ng bata na yun. Kaya nga tinawag na Tasmanian Devil yun, di ba, Coach? Oo, ito ang ganda ng balasa dito, ha, ni Coach Zaldi Messina ng Apalit Alabit, ha? Pinasok niya ulit si Lendl Garcia. Talagang sinashuffle niya yung gwardiya niya. Nakita niya kasi, Coach, na pag itatlo na sa ibabaw niya, hindi basta-basta maka-recover si Delfino, eh. Pinagtay na ko si CJ. Manalang for three! Oh! A timely three-pointer! A much-needed basket dahil kanina pa sila na pa ako sa 50. But now it's 58 to 53. A five-point lead for, still a five-point lead for Apalit. 6 minutes and 58 seconds remaining. Mahaba-haba pa to. Justin Cruz! Hindi kailangan po siya. Diba? Ill-advised shot. Mas gugustuhin ko doon, Boss Ray. Ano ko, high percentage shot ako. Yes. Franz De La Cruz. Ito, medyo na nahimik tong player na to, ha? Si Franz De La Cruz. Oh! Back-to-back three-point shot! Oh, lumpasa din. Nakita din nila ko siya. Naka-three-point kanina. Dapat, ginawa na nila, yes. Diba? Grabe to. Mark Manalang knocks it at the left wing on the first three-point shot. And look at that, Pat Syracuse back to Mark Manalang on the right wing naman. Yes. Mas malayo pa. And just no like problem that, they're only Mark down Manalang by 2 points, ha? That's why 58 to 56 now in favor of Apalit. I love it. 58 to 56. Tagisan ng lakas. Labanan ng bilis, gamitan ng estratehiya. Kilalanin ang mga pambato ng siyudad ng Pampanga. Delta Cup 2024 Intermunicipality and City Tournament hatid sa inyo ng Sinag Liga Asia. Sinag Liga Asia. Mekos, mekos na yan. Mark Manalang, now 10 points, 10 rebounds, 1 assist in the finals. Game 1, Coach Pancho and Boss Ray. Wow, and more importantly, those back-to-back three-pointers that kept them in a distance dito against Apalit. Down by 2 na lang. Scores 58-56. Still in favor of Apalit, I love it. After that 2-triple coming from Mark Manalang and another turnover. For Apalit, I love it. Mark Manalang once again, wag mo sabihin. Ito na yung pangatlo niya. Justin Cruz. Ooh. Ito, Lubao has the numbers. MJ De Leon. Ganda ng pasahod ko ni MJ De Leon and John Lorico. And now we are tied once again, Boss Ray. Grabe yun. All na tayo ulit on Pacho. Buhay na naman ang crowd ng Lubao. Oh, grabe, Pen. 8-2 na ating run ang pinakawala ng level of Lubao. Parang ano, Coach Pacho, driver namin sa New York, Ruel Paral. Uy, shoutout po sa'yo. Thank you. Grabe. Pero may bawi doon. Itong rising point guard ng Pampanga, Lendl Garcia. Grabe. Lendl Garcia. Talaga hindi papayag. Ito, Mark Manalang ulit. Oh. Technical foul on Mark Manalang for faking a foul. Faking a foul. Because he's trying to fish for a foul after that missed three-pointer. 60 to 58 now. 5 minutes and 17 seconds remaining. Grabe na yung exchanges, yung exchanges ng basket, yung shifting ng momentum from
Lubao to Apalit, no? Grabe. Parang buwabiyahe-biyahe lang. Parang yung binati mo na driver mo, di ba, sa US. Nagre-request nga si Yusef Paljamal. Sana may game 3. Walang iya ka talaga, Aljamal. Well, now it's in the hands of these two teams, so if there will be a game 3. Pero bakit nga naman hindi, di ba? Maganda naman yung advice ni Yusef Paljamal doon na magkaroon ng game 3 para sa mga crowd natin dito sa Pampanga. Pinapasaya ni Governor Pineda ang buong Pampanga, hindi lang Pampanga actually, buong Pilipinas, saka sa mga tao na sa abroad. Dahil nanonood yung mga taga-US, mga taga-ibang bansa. Grabe. Congratulations talaga, Gov. Delta Pineda. Grabe. No? Talagang the doer. Itong si Coach Governor Delta Pineda ng Pampanga. Ito ang mga produkto. Kanina, ilan na ba yung latest count natin na live viewers, Pen? The last on our clock is 26,000. 26. Out of the 20, yun sa 26,000 na yun, Boss Ray, Pen, I'm sure, ang daming scouts, ang daming agents, ang daming school directors ang nanonood. Ito mga players na nakikita natin naglalaro dito sa Delta Cup. These are the future of Philippine basketball. Ang dami na nakatutok na skwelahan dito, mga recruiters. Mangyayari yan, Coach Pancho, alam mo bakit? May mga meeting tayo sa mga city or province para ilive natin yung mga game nila. Yun! Kaya mga mayor dyan, relax lang kayo. Pupuntahan po namin kayo. That's why ganado itong mga players ito. Kita mo naman, they're fighting for every loose ball. Another error sa Lubao, Penolipi. 4 minutes and 25 seconds remaining, Coach Pancho. This is quite long. So these two teams need to be very careful sa mga pinapakawalan nilang turnovers and ball possession. May tumawag nga eh, kanina eh, nung halftime eh. Di ba? Pag-i-sponsor daw sila. Uy! Sabi ko, thank you po! Siyempre, alam mo naman, di ba? Grabe naman. Kapay sa atin ni Lord, di ba? Grabe, Boss Ray. When it rains, it pours talaga. Yan, makikita mo ngayon, yung Apalit. Gigil na gigil. Walang tigil sa rebound, walang tigil sa defensa. Kayo naman defensa. Wala naman ding tigil itong si Edmar Dizon na tumalo ng ganong kataas. Grabe, parang si Aljabal nung araw. Oo naman. Another player who graduated and be fouled out for Level Up Lubao. Wow, another casualty for Level Up Lubao dito. Dalawang players na nila yung naka-foul out dito. Kapit Lubao, may 4 minutes pa tayo. Yes, matagal pa yan. Ganun din siya sa Apalit, di ba? Talagang, wow, konto ang Apalit dahil siyempre, lamang sila ng 6 points. Oo, they're doing their best and with all the means dito para ma-extend talaga tong series na to. Talagang pinipilit na Apalit na magkaroon ng game 3. Tama ka doon, Cospacho. Kung happy ang Apalit at happy ang Lubao sa mga tinatakbo ng liga dito ngayon, happy-happy si Governor Pineda. Nakita mo naman yung mga spell niya, di ba? Yes. Now a 6-point lead for Apalit. Lester Garcia with the basketball. Oh, CJ Tempino is down on the floor. So it's 5 versus 4. Oh, hindi na pumasok. Ito, 5 is to 4 pa rin. Nasa backcourt pa rin si CJ Tempino. Hindi makapitalize, nakapalit. Ito, may injury timeout. Mukhang nag-cramps dito. Cramps si CJ Tempino. Tinatawag ni coach yung mga player niya. Nakita niya kasi yung advantage. Oo. Para mabigyan niya ng instruction. Ayan na. Ayan na. Ayan na, Coach Pancho. Oo. CJ Delfino is pointing on his hamstrings earlier. And remember, on the side of Apalit, I love it. Wala na yung key player, si Isaac Danting. And yun naman yung ayaw naman mangyari para sa kupunan ng Level Up Lubao. One of their key players, one of the heart and soul, itong si CJ Delpino, ayaw nilang mawala. Inatake niya. Ipag-landing niya. Pag-landing, yun. Oo. Medyo masama yung landing. Pero ang hinawakan niya yung kaliwa, I think cramps lang. Cramps, oo. Kaya in-stretch kanina eh. Yes. They can't afford to lose CJ Delpino, especially if they're down by 6. Kinapagpag ng bata. Ganun siya katibay. Grabe ito. Pagpag lang. Pagpag lang yan, coach and boss. Kita mo yung coach? Di ba? Tayo, pagpan. Yes.
Kaya, laban! Laban na uli yan. Para sa Lubao. Pero papahinga muna dito siya ng sandali ni Coach James. Alan de la Peña. Oo. You can't risk. Tsaka para ma-check din ng kanilang... Siyempre, nag-alala yung mga taga-Lubao. Pero may kumalim. Ganda talaga na nilalaro na itong bata. Ito, Costanzo. Depensa, ofensa, yes. Takbo, dalima, lahat takbo ginagawa. Doon. Alam mo, Coach Pancho and Boss Rayo, mas nag-ignite itong Mapalit I Love It nung pagkaalis ni Isaac dating ng play court. Yes, yun yung sinasabi ko kanina na kailangan talagang makahanap sila ng reason para mamotivate. At yun yung nangyari. Ang daming players sa gusto. Montello! Grabe! Coach Pancho and Boss Rayo, 27,000! Woo! Grabe! 27! Grabe naman yun! Abot po na 30 yan! Oh! Oh! Nice rejection coming from Christian Silvestre. May pensa na, may pensa pa ako. Usually, nakikita mo yun sa isang Ken Montalvo and I sang natin, but this time, just like what I keep on saying earlier, Boss Rey and Rapin, ito Christian Silvestre is doing it all. Talagang he's everywhere. The activity, grabe itong Christian Silvestre. Siya talaga yung nag-step up in the absence of Isaac Dating. Talagang lahat ginagawa niya. Offense, defense, hustle. Yan na, Coach. Nagwawala lang mga Apalit fans. Oo. Grabe, no? Yung intangibles, yun yung ginagawa ng Christian Silvestre. Grabe. Nakakatawa yung effort, di ba? Ng mga players, coaches, di ba? Sa kabila naman sa Lubao, ganun din. Parang ayaw nila magkaroon ng game 3. Di ba? Talagang kailangan di pahinga si Delfino. After niyan, ibabalik para matapos na itong finals na ito. Pero yung Apalit, hindi sila titigil. Yes. Pagdating nila nakakuha itong game 2. Actually, isang magandang challenge to Pen and Boss Rey. Pag manalo rito ang Apalit, I Love It, na napatunayan lang kaya nilang manalo walay Isaac Danting, come game 3, hindi natin masasabi kasi nga na-thrown out eh. Di ba si Isaac Danting? Aantayin pa natin kung pwedeng masuspende si Isaac dahil pwedeng hindi makalaro ng game 3 pag na-force nila to. But you know, Coach Pancho, on the semifinals, San Lorico, the player for Level Up Lubao, was thrown out and he wasn't able to play the next game for semifinals. So yun ang mangyayari. Paalaman natin yan mamaya. Yes. Coach Pancho, we're now 28,000 viewers on our Facebook sa'yo, page. Aabot ang 30 yan. Grabe. 30 plus, I'm sure. Tayo pa tayo oras. And you know, Coach Pancho, it's a great thing, ha? They win itong, kung manalo man itong Apalit, I Love It without RCF Danting now. Coming into the game 3, mas mataas yung kumpiyansa nila sa mga sarili nila. Oh! CJ Delpino, Coach Pancho! Ayaw talaga pumayag, boss. Ayaw, Coach Pancho. Laban kung laban, CJ Delpino. Parang narinig tayo dito eh. Kaya nga, hindi ko na alam kung narinig tayo, Pen. Grabe si CJ Puso, no? Grabe yung pag-shift ng momento. Ito naman ang Lubao ngayon. Lorico, back to Delpino. Grabe yung patience ngayon, ha? Ng Level Up Lubao. Kung dati-dati, pipilit na yun. Pero ito, nag-settle sila rito. Oh, one shot! Sino yung kumuha ng rebound, boss? Siya pa rin, Coach Pancho! Ben, nakita mo yun? Offense, defense, nagkatrabaho yung bata niya. I'm wondering how many rebounds he gets for this ballgame. Grabe yung bata mo, Coach Pancho. Nababanggit mo lang. Montalvo, libre-libre! Wow! Look at that! 69-61 and that three-point shot of Kent Montalvo. No hesitation. Look at that. Oh. Pass from Edmar Dizon. Kent Montalvo. No hesitation and whatsoever. Wow. Finds the bottom of the net. Ganda ng pasok. Yes. Yung kanina binabanggit ko na dalawang player na kailangan mag-step up. They're putting in the work right now. Kent Montalvo at ito Christian Silvestre. The frontline duo ng Apalit, I Love It. Coach, buhay na buhay ang buong Pilipinas ngayon sa laro natin. Not only the Kapampangan basketball, I mentioned on my introduction, the history for Philippine basketball continues. This is a history, a full pack
full capacity venue inside the Berenzigao Convention Center. And not to mention, na intertown lang to, hindi to professional basketball league na. When you know, when other professional basketball league came here to the Berenzigao, talagang pinupuno nila. But look at that, the support of the Kapampangan. Siyempre, babanggitin natin dahil yan kay Governor Delta Pineda. Of course, siyempre, Boss Ray. Grabe yun. Oy, 2 points lang, ha, after the review. Pinapa-review nila kanina, pero sabi nila, wag na daw. Ito, crucial free throws ito. Woo! Crucial free throw. It's yes. Very rare this, na mag-mintes. Ito kasi Francis de la Cruz ng free throw. And this is the missing link dito for Level Up Cubao. Not his usual numbers para kay Franz de la Cruz. Talagang na-contain siya dito sa larong to. Oh! Wild shot by Delfino. Back-to-back wild shot dito para kay CJ Delfino. Yes. Foul talaga, coach. Foul talaga. Yes. Foul talaga, Pep. Wala kang magagawa doon. Sa harap natin nangyari. Yes. Nice call talaga sa official natin. Grabe ang crowd dito. Kanina nagwawala ang mga crowd ng Lubao. Ngayon, lamang nakakapalit sila naman. Grabe, no? Matagal pa to. 1 minute and 16 seconds. Paba pa down yan, by 7. Level up. Lubao needs to level up their defense, force turnovers, and convert basket quickly. For Apalit Ailabi naman, they need to use the time wisely. They need to set up a lot of half-court sets. Inipin nila. Inipin nila. Ito nga level up Lubao. Sigurado, coach. Excited, excited mga taga-US dahil pupunta sila dito sa July. Nakita nila kung gano'n kataas yung laro dito sa Pampanga, coach. And sila po si Edmund. Sila po si Eric. Grabe. Edmund season with the rebound. Yes, another missed shot for CJ Delfino. And another foul from CJ Delfino. Iyon siya yung sabi natin kanina, Boss Ray. Yung tendency ni CJ Delfino, kapag naunahan na siya at nanggigil, yan na. Four fouls for CJ Delfino. We still have 57 seconds. This is a crucial 57 seconds for level up Lubao. Yun ang sinasabi ni Coach Pancho kanina. Kailangan talaga manguha ni CJ Delfino. Ma-relax siya. Yes. Kayang-kaya niya magpakita eh. Kaya lang, gaya nga ng sinabi mo, pagka nadala na siya ng game, 4 foul na siya kayo po. Oh. Wala pa siya doon, ha? Isa at banding. Wala pa. 9-point lead now for Apalit. 70-61. Ito, important possession dito for level up Lubao. Kailangan nila makakonvert dito if they want to make a comeback. Wow! Wow! What a basketball, Coach Pancho! Randall Garcia diving for the loose ball! Another dive by Garcia! Ganda naman nung coach! Lahat na sa floor! Driving para dito sa basketball! Wow, I love the effort of Randall Garcia. 2 consecutive dives trying to save the possession, di ba? The effort was there. Yes, syempre shoutout sa mga taga Bye-bye FCIC College. Nanonood sila ngayon. Ganda sa mga taga Paco Canonigo. At sa mga taga-Tipoli sa division. Wow. Yes. Thank you po. Happy watching, guys. Wow. Goal of Sean Lorico. And look at, parang nagsiselebrate na dito. Itong Apalit, I love it. Yes. Because they're on the verge of extending the series here sa ating finals, ha? Grabe mga tao dito, coach. Nagwawala na, coach. Dito ni Yuri Masibak. Free throw na yun. Double digit na. Double digit na yung lead dito. 30.9 seconds remaining. Yes. Grabe yung effort ng Apalit. I love it. Grabe yung tinabaw ng Lubao. Pero mas grabe yung tinabaw ng Apalit, coach. Grabe. Talagang they responded to the challenge of playing without their main man, Isaac Danting. Grabe yung player mo, coach. Ako. Sasabihin ko na ngayon kung ako may pili, Boss Ray, Ben, Christian Silvestre is the best player of this ball game. Correct, coach, correct. Grabe. Look at him. Pulling it out his emotions. What a big comeback for Apalit. I love it, Coach Pancho, Boss Ray. Grabe. Wow. Grabe yung
yung sigaw ng layup na yung coach. Nakita mo, napapataas si Gobernador Pineda, di ba? Pati siya, napatayo, di ba? Ang ganda ng game, grabe. Physical, pero talagang nandun yung magiging sport ng bawat ano, bawat team. Kaya, congratulations, yes. Apalit. Ganun din siyempre sa ginawa ng Lubao. Yes, of course. But again, force tayo ng Game 3. Do or die. Yes. Ito na talaga. Ito na yung final game. Ha? But grabe itong Apalit. I love it. Talagang they extended the series dito. For Apalit, I love it. Over the level up Lubao. Talagang what a comeback. What a bounce back. For Apalit, I love it. After being thrown out ng isang player nyo, Isaac that thing. Itong kanilang respeto para sa isang Isaac Danting ay kakaiba talaga. No? Talagang binigay nila yung lahat nila. They want to win this ball game without Isaac Danting, and they did. 72-61, an 11-point lead, no? Grabe, tinabaho na yung coach. Yeah, but now okay. Let's turn it over to our courtside reporter dahil kasama niya na ngayon ang ating Delta Cup best player of the game. MJ, take it away. Now I am with the best player from Apalit. I love it, Kent Montalvo, with 13 points, 8 rebounds, and 3 assists. Now first of all, congratulations sa iyo at sa team mo. Kitang-kita how you and your team prepared for this game too. After the first half, doon kayo bumawi at naging dominant kayo. Kahit nag-struggle kayo because of Lubao's tight defense. At nawala si Isaac Dating during the first quarter na nag-step up. At ikaw, iniinta mo yung paa mo kanina na masakit. Ano pa sinabi sa iyo ni Coach Zaldi during your huddle para makabawi kayo sa second half? Sa akin lang, pinus ko lang yung sarili ko kahit may iniinta sa akin na sakit. And kahit nawala si Isaac, binigay pa rin namin yung best namin. Now, Apalit has the chance to take home the championship title. Ano ba ang aabangan namin bukas sa team nyo? Bibigay pa rin namin yung best namin. Now I am giving you the opportunity para batiin at pasalamatan ang mga taong sumusuporta sa team Apalit. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at pumunta dito. Nagsayang kayo, hindi po kayo nagsayang ng oras, and may game trip ako. And pwede mag-shoutout. Shoutout po sa girlfriend ko and sa manggugupit ko. So once again, that is Kent Montalvo from Apalit. I love it. Balik sa inyo, Boss Ray, Coach Pancho, and Pen. Thank you so much, MJ Raymundo. And of course, thank you so much dito kay Kent Montalvo for being the best player of the game. The guy will step up, of course, para dito sa Apalit. I love it. 72-61 at 11-point lead for Apalit. Coach Pancho, your final thoughts for this ball game. Wow. And itong Apalit actually showed their grit and grind and pure heart in this ball game. That's why they forced a decider Game 3 dito sa finals ng 2023 Delta Cup. And the fans are loving it. And of course, Boss Ray, thank you so much for joining us here and giving us the opportunity to be one of our guest analysts here at Delta Cup. Of course, what an experience for you. Siyempre, magpapasalamat din ako kay Governor Pineda na binigyan niya tayo ng opportunity talaga. Sa mga taga-Pampanga, saludo po kami sa lahat sa inyo. Grabe yung game ng Apalit versus Lubao. Lalo sa mga taga-USA, sa buong Pilipinas. Saludo po kami. Pakita niyo naman yung game ngayon. Kasama ko si Pen, si Coach Pancho, at Tibay! What a ball game for us once again. Welcome Coach Pancho and Boss Ray dito sa ating Delta Cup 2024 Finals number 2. Our games for tomorrow, 5 p.m. 5 p.m. Level Up Lubao contra Apalit. I love it. The last ball game, Finals Best of 3 Series, a do or die game. Dalawang matibay na kupunan. Bukas na magtatapat. Ang huling pagtatapat nila for Boss Ray Alao, for Coach Pancho Alfonso, this is Penelo, and for MJ Raymundo, Francine Capilli, this is Penelope Wilhelmina, and on behalf of Direk Nomor Santiago, Direk Mike Danan, Direk Billy Dilalan, Direk Ramonito Tarawa, and to all of the men and women na nagtrabaho mula dito sa Brent Sigao Convention Center, this has been your Delta Cup 2024, and always remember that life is a better place to be when basketball came along.